Nakapangulong baba si Angeline habang nakatunga nga sa kanina pa salita ng salita na si Diego. Nagpapaturo siya rito ng lesson niya sa marketing subject. Pero wala itong kamali-malay na hindi siya nakikinig dito. Actually, hindi na niya kailangan magpaturo pa rito tungkol sa marketing strategies and techniques dahil matataas naman ang marka niya roon. Yun lang kasi ang paraang alam niya para mapalapit sa binata. Diego Ignacio was the love of her life. Ito ang Prince Charming na pinapangarap niya. Gwapo ito, singkit ang mga mata, na namano nito sa ina na si Tita Mafe na may lahing Chinese. He had a fair complexion, cute pointy nose, soft-looking red lips, and of course, a hot body. Mula yata noong bigyan siya nito ng paborito niyang cotton candy, habang umiiyak siya noong bata pa lamang siya, ay tinubuan na siya ng crush sa binata. 14 ito noon at nasa second year high school. At siya naman ay 9 years old at grade 3. Natatandaan pa niya ang sinabi ng tuon noong inaway siya ng mga kalaro niya at binigyan siya ng cotton candy. "Hey, tahan na. Alam mo ba kung bakit ka binubuli ng boys? Kasi ang cute mo, pero wala silang lakas ng loob na sabihin sa'yo nung gusto ka nila, kaya dinadaan nila sa pang-aasar." Sabi nito, nang iabot sa kanyang cotton candy. "Cute ako?" Gumiti ito at pinisil siya sa pisngi. "Hindi lang cute, pretty pa. Kaya huwag ka nang umiyak, okay? Papangit ka. At ayokong pumangit ka. Anito?" Tumimo sa batang isip niya at sa kanyang puso ang mga sinabi nito noon. Mula rin noon ay hindi na siya umiiyak kapag inaasar siya ng mga klase niyang lalaki. Hindi pwede siyang pumangit. Ayaw ni Diego na pumangit siya. Lumalaban na rin siya sa mga ito na nambubuli sa kanya noon. Mula rin noon, palagi na siya nagpapakyut at nagpapa-impress kay Diego. Kaya kahit wala siyang hilig na magbasa ng mga libro, ay pinilit niyang gawing hobby iyon dahil mahilig itong magbasa. She wanted to be smart and witty every time they conversed. At para ma-impress ito sa kanya, ginagalingan niya sa bawat subject niya. Pero syempre, hanggang maaari, kailangan niyang palitawin na dahil dito at sa matiyagang pagtuturo nito sa kanya, kaya siya nag-excel sa klase. Halos lahat din namang hilig nito ay pinag-aralan niyang magustuhan para maisip nito na compatible sila. Pero lahat ng iyon ay tila walang epekto rito dahil hanggang ngayon na college na siya ay hindi pa rin ito gumagawa ng move para ligawan siya. Marami ang nagsasabi, including him, na maganda at sexy siya. Ang sabi nga ng mga klase niya, 19 pa lang siya going on 20 in a month's time, pero parang dalagang-dalaga na raw ang physical features niya. She was even tall and fair-skinned. Siya ang reigning Miss Princeville University, ang universidad kung saan siya kumukuha ng kurso marketing. Gayunman ay hindi siya sumusuko. Pasasan ba at mangyayari din ang kanyang gusto? Tandang-tanda pa niya ang paghangad sa mga mata nito noong naging escort niya ito sa debut party niya. Marahil ay hinihinti na lang nito na mas mag-mature pa siya bago siya ligawan. "Angeline, nakikinig ka ba sa akin?" Untag nito sa kanya. Ha? Oh shit. Oo naman. Ano na nga iyon? Bumuntong hininga ito. "Ang mabuti pa, kumain mo muna tayo. May ginawang bake mac si Mami kanina. Anito?" "Okay." Nakangiti niyang sabi. Tumayo sila mula sa sofa at tagtungo na sa kusina. Pagpasok nila sa kusina, ay napasimangot siya. Naroon kasi ang kontrabida sa kanyang buhay. Si Destin, nakababatang kapatid ito ni Diego, kumakain ito ng bake mac. "Kumusta ang session?" tanong nito sa kanila. "Okay naman," matabang niyang sagot. "Talaga? Tungkol saan naman ang pinaturo mo kay kuya?" Nangaasar ang tono na tanong nito. Tila may maitim na pinaplano. "Shit, Destin, not now." Si Diego sumagot. "Nagpaturo siya sa akin
kung paano gagawa ng business proposal at marketing plan. Hindi ro kasi niya maintindihan yung itinuro ng professor nyo. Baka ro bumagsak siya sa exam nyo. Unfortunately, kaklasiko ang kontrabida sa buhay niya. Nakangising tinignan siya ni Dustin na makahulugan. Tumatangong sabi nito. Bumaling ito sa kanya. Oo nga pala, Angeline. Congratulations. The perfect mga last quiz natin. Anito. Papandilatan sana niya ito ng mata, pero tumingin sa kanya si Diego. Talaga? Congratulations, Angeline. Sabi ko naman sa iyo eh, kaya bang market segmentation? Nakangiting sabi ni Diego. Tila oblicious naman ito sa pagtatangka ni Dustin na ibuko si Rito na hindi naman talaga siya nahihirapan sa subject niyang iyon. Talagang ka. Maagap na pinutol niya ang sasabihin pa ni Dustin. Kumain na tayo, Diego. Siguradong masarap ang bake mac ni Tita. Palihim na inirapan niya si Dustin. Nginisihan lang siya nito. Sige, sandali. Kukuha lang ako ng platito at fork, ani Diego. Tumalikod na ito at pumunta sa may kitchen sink kung saan naroon ang dish rack. Tumigil ka ng Dustin, ha? Don't try to embarrass me. Mahina, pero maraming sabi niya. Gumisi lang ulit ito at ipinagpatuloy na ang pagkain. Angeline, eto na ang platito at fork mo. Narinig niya ang sabi ni Diego. Pasimpleng lumayo na si Yaki Dustin. Thank you. Malambing na sabi ni Yaki Diego. Nang sulipan niya si Dustin ay nakita niya nakatasas ang sulok ng bibig nito. Tinampunan niya ito nang nagbabantang tingin. Are you alright? Lumipad ang tingin ni Yaki Diego na magsalita ito. Ha? Oo naman. Bakit naman hindi? Nginitian niya ito ng matamis. Oo nga naman, kuya. Okay si Angeline. Unless may tinatago siyang sekreto sa'yo. Sabad ni Dustin. Sinipa niya ang paa nito sa ilalim ng mesa. Pero hindi man lang ito natinag. Ano naman ang tatago ni Angeline sa'kin? Tanong sa kanila ni Diego. Wala yun, Diego. Alam mo naman si Dustin. Gusto akong palaging asarin. Kaya kung ano-ano ang sinasabi. Pumaling siya kay Dustin at pinandilatan ulit ito. Sana makuha na nito ang gusto niyang ipahiwatig at tumigil ito sa tangkang pagpapahamak sa kanya kay Diego. What? He asked, grinning when she mouthed the words, I hate you to him. So, I don't love you either, sagot nito. Sabi ko, I hate you. Bakit naman kita sasabihin ng I love you, no? Kapal mo. Naiinis na sikmat niya rito. Tumawa si Diego. Alam niyo kayong dalawa, palagi na lang kayong may LQ. Tudyo sa kanila ni Diego. Nalaki ang kanyang mga mata. Anong LQ? MEQ? Pwede pa. As in, mortal enemies quarrel. Nahihindik niyang sabi kay Diego. My God, Diego. Ang dense mo. Ikaw ang gusto ko. I don't even like your jerk of a brother. Ikaw ang mahal ko. Matitiis niya na sabihin ng ibang tao na may something sa kanila ni Dustin. Huwag na huwag lang itong si Diego. Tuwing nagbabangayan kasi sila ni Dustin, palagi silang tinutukso ng mga ka-village nila na may LQ. Hindi niya pinapansin ang mga panunukso ng mga ito dahil hindi naman totoo iyon. Pero ibang usapan na. Kapag si Diego ang nag-akalang may namumuong pagtitinginan sa pagitan nila ng kapatid nito. Kung kinakailangan na paulit-ulit siya magpaliwanag dito, gagawin niya. Mahirap na, baka si Dustin pa ang maging dahilan para lalong hindi siya ligawan ng Prince Charming niya. Niminsan ay hindi sumagi sa isip niya na kaya siya inaasar ni Dustin ay dahil may gusto ito sa kanya at nagpapapansin sa kanya. Kabaligtaran siya ng mga tipo nitong babae. Spoiled brat daw kasi siya. Maasa palagi sa kanyang mama at papa at pulos winning lang ang alam na siyang lalong ikinakainis niya rito. Hindi naman kasi totoo ang mga iyon. Kasalanan ba niya kung mahal na mahal siya ng kanyang parents kaya binibigay ng mga ito sa kanya ang lahat ng kanyang gusto? Bukod doon, napakataray
at suplada raw niya dahil hindi niya pinapansin ang mga tao ang hindi niya kaklose. Ang katwira niya, hindi naman niya kailangang pansinin ang lahat ng tao nang dahil lang kilala siya ng mga ito. Lalo at hindi naman niya personal kilala ang mga iyon. Pero wala itong nakikita maganda sa kanya. Well, tweets lang sila dahil wala rin siya nakikita maganda sa ugali ng binata. Aminin mo na, ako lang naman to eh. Panunukso pa ni Diego. Wala akong aaminin dahil hindi naman kami lovers. I don't even like him. Matigas niyang tanggi. The more you hate, the more you love daw. Angeline, sabi pa ni Diego. Tila wala itong balak na tumigil sa panunukso. Hindi siya makapaniwalang narinig niya ang mga iyon mula rito. Parang gusto niyang maiyak. Mukhang wala nga talaga itong gusto sa kanya, kahit katiting. No, I wouldn't even look at him even if he were the last guy on earth. Never. Nang sulyapan niya si Dustin, seryoso ito at tila masama ang tingin sa kinakain nitong Bake Mac. Hindi siguro matanggap ng ego nito na may isang babae na hindi ito magugustuhan kahit kailan. Huwag kang magsalita ng tapos, Angeline. Mamaya niyan, mauntog ka sa pader at magkagusto ka kay Dustin. Hindi mangyayari iyon dahil hindi ako lalapit sa mga pader. Ano ba ang ayaw mo kay Dustin? Bago pa siya makasagot, ay tumayo na si Dustin. Kuya, aalis na ako. Paalam nito. Where are you going? Ayaw mo bang marinig ang sasagot ko? Pangaasar niya rito. It's none of your business. Masungit na sagot nito. Mukhang nawala ito sa mood sa pangaasar niya rito. Nasa sungit mode na ito. Ang tindi talaga ng mood swing nito. Ganon ito palagi sa kanya. Diego, teka lang ha. Paalam niya para sundan si Dustin palabas. Patungo nito sa nakapark na kotse nito nang maabutan niya. Ano ba ang problema mo ha? Sita niya rito. Sahil pasagutin nito ang tanong niya, ay pinasok nito sa makabilang tingang earphone ng iPad nito. Sa inis niya, ay hinaklit niya ang earphone mula sa tenga nito at nakapamaywang na hinarangan niya dadaanan nito. Nakakulot nung tumingin nito sa kanya. What's your problem? Tanong ulit sa kanya. Wala. Simple niyang sagot. Sasakay na sana ito ng kotse, pero pinigilan ulit niya. Anong wala? Parate, muna lang akong itinatangkang ibo ko kay Diego na hindi naman ako nahihirapan sa marketing subject natin. Kumunot lang ang noon nito na lalo niyang ikinainis. Pwede bang sagutin mo ako in words at hindi yung kukunutan mo lang ako ng noo? Wala akong problema sa'yo. Kung wala kang problema sa akin, bakit palagi mo ako tinatangkang ipahiya sa kanya? Alam mo naman nung gusto ko siya, di ba? Sa halip na tulungan mo ako, ay lalo mo ako minibigyan ng problema. Wala akong obligasyon magpaliwanag sa'yo tungkol sa mga ginagawa ko. Pagsusungit ulit nito, bago pa niya mapigilan. Mabilis na sumakay ito sa kotse at saka pinaandar iyon palabas ng bakuran. Nafo-frustrate na sinundan na lamang niya ito ng tingin. Nagpakawala siya ng isang malalim na hininga bago pumasok ulit sa bahay ng mga Ignacio. Oh, tapos na ba kayo si LQ nyo? Nag-kiss and make up na ba kayo? Nanunuksong tanong ni Diego nang maabutan na ito sa sala. Diego naman eh, hindi ko nga siya gusto. Ikaw ang gusto ko. Ano niya sa isip? Okay, if you say so. Hindi na lang niya pinansin ang sinabi nito. Labas tayo. Gusto kong kumain ng ice cream sa Trescas. Nakangiti, yaya niya rito. Ang Trescas ang nag-iisang grocery store sa village nila na may cafe and restaurant. Pag-aari iyon na magkakapatid na Catherine, Kayla at Camia doon din nakatira sa kanilang village. Next time na lang, nila paiwas sa sagot nito. Bakit naman? Nagtataka niyang tanong. Dati-rate, ay sumasama ito kapag niyayaya niya ito roon. Busog pa kasi ako sa kinain nating Bake Mac eh. Okay. Iti-treat sana kita kasi ang dami mo nang itinuro sa akin.
Nakangiti niyang sabi, "Halika nga rito." Nakangiti, tawag nito sa kanya. "Oh my gosh, this is it." Puno ng antisipasyon na lumapit si Rito. Mukhang magtatapat na ito. "Thank you, Angeline. Ang bait mo talaga." Nakangiti nitong sabi. Saka ginulo ang buhok niya at pinisil ang mga pisngi niya. Dismayadong napangiwi siya. Mula noon hanggang ngayon ay tila munting bata pa rin ang tingin nito sa kanya. Nakakainis pero hindi siya pwedeng mawala ng pag-asa. Pasasaan ba at magugustuhan din siya nito bilang isang babae? Mabait talaga ako at malambing at higit sa lahat maganda at sexy. Kaya maswerte ang magiging boyfriend ko. Nagpapahiwatig niyang sabi. Tumawa lang ang lalaki. Kumunot ang kanyang noo. "Bakit parang hindi ka naniniwala?" Nagtampo ng bata. "Siyempre, naniniwala ako. Everybody sees that. Kaya nga marami kang admirers dito sa village natin eh. Pero hindi sila ang gusto kong makapansin sa akin. Ikaw." Ngaling-ngaling sabihin niya rito. "Hindi na ako bata. At saka, wala akong pakialam sa mga lalaking iyon." Marain niyang sabi. "Oo nga pala. Kapag uuwi ka na, magdala ka ng bake mac para kay Tita Nina." Anito sa kanya. "Okay, thanks." Siya nga pala. Nabanggit sa akin ni Dustin na may nakaaway ko rin sa school niyo noong isang linggo. "Ano nangyari doon?" Tanong nito. Napakagatlabi siya. Lagot talaga sa kanyang Dustin na iyon. Kailangan pa ba nitong sabihin sa kapatid dito ang tungkol doon? Ano na lang ang isipin ni Diego sa kanya? War freak siya? "Hindi naman ako ang nagsimula. Sila ang hamon. Hindi naman pwedeng manahimik na lang ako habang kung ano-ano ang sinasabi nila patungkol sa akin. Last week kasi ay hinarang siya ng grupo ni Daniel sa koridor ng Business Administration Building. Girlfriend si Daniel ni Rainier ang naging partner niya sa project sa human behavior na kanilang subject. Isang linggo sila magkasama ni Rainier sa bahay para tapusin ang project. Hindi niya type ang lalaki kahit gwapo ito. Wala siyang kamalay-malay na pinagsilosan pala siya ni Daniel. Dahilan para harangin siya ng grupo nito. Kahit na hindi maganda nakikipag-away ka, huwag mo nalang ulit silang pansin ni next time. Baka magka-record ka. Sayang, at sa dean's list ka pa naman. At saka reigning Miss Prince you ka. Hindi bagay sa'yo ang nakikipag-away. Ano to sa kanya? Sorry. Okay lang yon. Huwag mo nalang ulit uulitin. Dahil baka pagalitan ka ng mama't papa mo. Huminga siya ng malalim. Saka ito tinignan. "Do you find me attractive, Diego?" Tanong niya. Halatang nagulat ito sa kanyang tanong. Pero ngumiti pa rin. "Oo naman, you're beautiful inside and out, Angeline. Don't let others tell you otherwise." Sincero nitong sabi. Na-touch naman siya sa sinabi nito. Kaya walang pangingimi, niyakap niya binata. "Thank you." Nakakainis na talaga siya. Wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit mainit ang dugo niya sa akin. Ang impactong iyon, visit siya sa buhay ko. Naghihimutok na litaniya ni Angeline sa mga kaibigan niya sina Freya at Tracy. Nang kumakain sila sa Trescas, mula elementary ay magkaklase na silang tatlo. Pagkagaling niya sa bahay ng mga Ignacio, ay nakipagkita siya sa dalawang kaibigan. Ikinuwento niya ang nangyari. Mula yata, pagkasilang sa inyo ni Dustin, ay magkaaway na kayo. Hindi kaya magkaaway ang mga mami nyo habang pinagbubuntis kayo, kaya pati kayo nahawa? Biro ni Freya. Free, hindi sila magkaaway ni Dustin. Hindi lang sila magkasundo. Pagtatama dito ni Tracy. May punto ka, pero alam mo Tracy, nagtataka talaga ako kung bakit hindi sila magkasundo, sabi ni Freya. Eh, kasi nga, may galit siguro siya sa akin. May ideya ba kayo kung bakit? Maktong nag-iisip si Freya. Hindi kaya may atraso ka sa kanya na hindi mo alam? Anito? Nag-isip siya.
Maliban sa pagpatol niya sa pang-asar ni Destin, ay wala naman siyang maisip na atraso niya rito. Sa katunayan, ay nagtataka siya kung bakit parang siya lang alaga nitong asarin at ipahiya, particular na kay Diego. Sa kanya lang din ito masungit. Magalang naman ito sa kanyang mama at papa at sa kaniyang Yaya Linda. Wala akong ginagawang masama sa kanya. Nag-aaway lang kami dahil parati niya akong binabara at ipinapahiya sa harap ni Diego. Ibig sabihin, nasa kanya ang problema. Hindi kaya nagsiselos siya sa'yo dahil inaagaw mo sa kanyang atensyon ng kanyang kuya? Sabi ni Freya. Halor, pinagsiselosan niya ang pagpapatutor ko kay Diego? Ganon? Tuwing weekend lang naman ako nagpapaturo. May trabaho si Diego. Alam ko na, bulala si Tracy. Ano? Sabi na tanong nila ni Freya. Hindi kaya may gusto siya sa'yo at ayaw niyang ma-impress sa'yo ang kanyang kuya. Kaya parati ka niyang sinisiraan, ani Tracy. What? Natahimik siya. Inalala niya ang lahat ng pagkakataon na magkasama sila ni Destin sa iisang lugar at kung paano siya tingnan nito. Mariin siyang napailing. Malabo ang iniisip mo, ani sa kaibigan. Anong mali natin? Defense mechanism lang niya ang lahat ng ginagawa niya para hindi mo mahalata na may gusto siya sa'yo. Gate Tracy. Trace, kung ako ang lalaki, hindi ko hahayaang magalit o mainis man lang sa akin ang babaeng gusto ko. Nagpapag-good shot ako sa kanya. Kaya malabong mangyari ang iniisip mo. Kontra niya rito. Oo nga naman, Trace. Kung may gusto nga si Destin kay Angeline, ano ang makukuha niya sa pangiinis niya kay Angeline? Segunda ni Freya. Tila napaisip din si Tracy sa mga sinabi nila ni Freya. Oo nga, no? Pero ang word niya, ha? Mga asar siya. Tapos, bigla siya magsusungit sa'yo. Sayang, crush ko pa naman siya. Anito? Akala ko ba, ayaw mo sa mga gwapo? Sinabi mo sa amin dati yon, di ba? Kaya nga, hindi ka gwapuhan si Francis. Nakakulot noong sabi niya kay Tracy. Si Francis, ang boyfriend nito. Kahit naman, inisiya kay Destin, hindi niya pwedeng pasubalian na gwapo ito. Isa pa, kapatid ito ni Diego, kaya natural lang siguro na gwapo rin ito. Exception to the rule si Destin, nakangising sa Adi Tracy. Hoy, nauna ko siyang nakita kaysa sa'yo. At saka may boyfriend ka na, sabi ni Freya rito. Pagkatapos ay bumaling sa kanya. At saka alam mo ba, may sarili na siyang fanpage sa Facebook. Weh, hindi nga. May fanpage siya? Di makapaniwalang tanong niya. Oo, 1 month na. Ginawa ng isang girl na super crush siya. Malbasa kasi, kay Diego ka lang umiikot ang mundo. Kaya hindi ka updated sa mga nangyayari sa ibang boys. Anito sa kanya. Fanpage, ha? Huh? Matignan nga mamaya. At dahil miyembro na rin siya ng basketball varsity team, lalo pang dumami ang mga likes ng fanpage niya sa Facebook. Hindi naman nakapagtataka na marami ang humanga sa kanya. Matalino, guwapo, mabait, responsable, at lovable siya. He is every girl's dream guy. Dagdag pa nito. Hindi lingid sa kanyang kaalaman na mula pa elementary ay crush na ng dalawang kaibigan niya si Destin. Nakaklase naman niya. Wala pa noong nursery. Una niyang nakaklose si Freya. Then eventually, ay naging kaibigan din nila si Tracy. Noong high school sila, ay palaging tumatambay sa bahay nila ang dalawa tuwing weekend para makita si Destin na kapitbahay lang nila. Kahit ngayong nasa kolehiyo na sila, ay pumupunta pa rin sa bahay nila ang dalawa. Pero hindi na kasing dalasan dati. Busy na rin kasi ang dalawa. Medical technology ang kinuha ni Tracy. Fine arts ang kay Freya. At business administration ang kanyang kurso. Sa Princeville din nag-aaral ang mga ito. Pero madalang lang sila magkita-kita dahil conflict ang mga schedules nila. Hindi niya alam
na varsity player na pala ng school nila si Dustin at may fan page pa ito. Kahit inisiya sa lalaki, hindi na naiwasang lihim na humanga rito. Para maging basketball varsity player sa kanilang university, ibig sabihin lang niyon ay magaling ito. Hindi basta-basta ang mga nakakapasok sa basketball varsity team ng Princeville na isa sa mga nangungunang university ng bansa. Karamihan sa mga nag-aaral doon ay galing sa middle class to upper class families. The rest were scholars of the university. Si Doña Elizabeth Regalado ang may-ari ng Princeville. Ilang beses na niyang nakita ito sa university at masasabi niya na bagay rito ang pangalang Elizabeth kasing aristokrata at kasing regal din kasi ito ng pamosong si Queen Elizabeth II ng England. Nakaka-inlove talaga siya. Kinikilig ang segunda ni Tracy sa mga sinabi ni Freya. Kailan pa siya naging varsity player ng Prince U? Tanong niya sa mga ito. Last sem pa. At paano niyo nalaman na may fan page na siya? E di, nakita namin sa FB, sagot ni Freya. Tumirit ang mga mata nito. Palibhasa kasi, kadyego lang na profile ang tinitingnan mo. Siyempre, siya ang gusto ko eh, sagot niya. Ang mabuti pa, magpag-good shot ka na lang kay Dustin, ani Tracy. What? You heard me. Magpa-good shot ka. Magpakabait ka sa kanya para makuha mo ang kanyang loob. Kapag nangyari iyon, hindi ka na niya kukontrahin sa harap ng kanyang kapatid. Who knows? Baka ilakad ka pa niya sa kay Diego kapag nagkasundo kayong dalawa. Alam mo naman siguro na sobrang close na magkapatid na iyon, ani Tracy. Napangiti siya. Ang galing mo, Trace. Tama ka. Bakit ba hindi ko naisip yun dati? At habang nagpapakabait ka sa kanya, baka pwede, ilakad mo na rin ako kay Dustin. Sabad ni Freya. Sure. Nang magkahiwa-hiwalay na sila magkakaibigan, ay bumalik si Angeline sa bahay ng mga Ignacio para simulan ang mission. Make Dustin like you for his brother. Dahil gano'ng maagap ang masikap, kaya naman ngayon pa lang ay kanya nasisimulan ang mission. Pagpasok niya sa bahay ng mga ito, ay nadata niya nagpapaalam si Dustin sa mami nito na si Tita Mafe. Saan ka pupunta? Tanong agad niya sa binata. Maras na napalingon ito. Tila may kumislap na kung ano sa mga mata. Pero nawala rin agad iyon. Kumunot ang noon ito. Huwag kang biglang-biglang sumusulpot at magsasalita dyan. Singhal nito sa kanya. Dustin, mind your manners and be a gentleman. Sarman dito ni Tita Mafe. Mami, wala rin naman siyang manners eh. Pangangatwira nito. Ngaling-ngaling sikmata niya ang binata kung hindi lang naruan ang mami nito at kung hindi lamang niya naalaala ang kanyang misyon. Dustin, saway rito ni Tita Mafe. Tita, okay lang po. Hoy, ano ba naman kasi kayong dalawa? Hindi na kayo mga bata para mag-away pa. Mas maganda nga sana kung maging magnobyo kayo eh. Ani Tita Mafe. Hay nako tita, hindi po mangyayari iyon. I swear, hindi kami bagay ni Dustin. Dahil, guwapo ako, kaya hindi talaga kami bagay. Mami, hindi ko siya papatulan. Kaya huwag kayo magsalita ng ganyan. Putol ni Dustin sa kanyang sasabihin. Nanlaki ang kanyang mga mata. Saglit na nakalimutan ang kanyang resolution kani-kanina lang. Anong ibig mong sabihin? Pangit ako? Ganon? Ang kapal mo. Hindi ka rin gwapo, no? Ganti niya rito. Tumaas ang isang sulok ng mga labi ni Dustin. Ikaw lang ang nagsabi niyan. Anito? Hoy, kailangan na ng eyeglasses sa mga nagsasabi na gwapo ka. Hindi ka gwapo, kaya matuto kang tanggapin ang katotohanan. Ganti niya sa binata. Sukat sa kanyang sinabi, ay lumapit ito sa kanya. Hanggang sa gahibla na lang ang layo ng mukha nito sa kanyang mukha.
Bumilis ang pintig ng kanyang puso. Napakatitigan siya nito ay tila pilibulibong paru-paro na nagliparan sa loob ng kanyang sikmura. Hindi man niya gusto, hindi rin naiwasang titigan ang physical features nito. Singkit din ang mga mata nito gaya ng sa kapatid. Aristokrato ang dating ng matangos na ilong at maninipis ang mga mapupulang labi. Medyo may kahabaan ang buhok nito na parang sa mga K-pop artist. Samantalang si Diego ay clean cut ang hairstyle. Maputi si Diego, medyo tan naman si Dustin. Okay, nagsisinungaling siya kanina. Gwapo talaga ito. At kung di lang siguro nakakainis ang ugali nito, aaminin niya mismo sa harap nito na gwapo talaga ang binata. Gwapo ako, diba? Sabi nito sa kanya. Ha? Nakamaang niyang tanong habang titig na titig pa rin dito. Masyado ka naman yatang na-overwhelm sa kagwapuhan ko kaya hindi ka na makapagsalita riyan ng maayos. Panunokso nito nang ilayo na ang mukha sa kanya. Bigla siyang natauhan sa sinabi ng binata. Nang tignan niya si Tita Mafe, ay ngiti-ngiti ito sa kanila. Hindi ka gwapo, no? Tinignan lang siya nito na parang hindi naniniwala sa kanyang sinabi. Ang yabang mo talaga. Makakaganti rin ako sa iyo, singhal niya kay Dustin. At saka nagmamadali nagmarcha palabas ang bakuran ng mga ito. Narinig pa niya ang sinabi ni Tita Mafe na pinagsasabihan ng bunsong anak. Saka na lang niya sa katuparan ng kanyang plano. Wala siya sa mood na kipagplastikan ngayon sa hambog na iyon. Hanggang sa makapasok siya sa loob ng bahay nila ay nagbubusa pa rin siya sa inis. O, bunso, sanang yera, salubong sa kanya ng kanyang mama. Ang yabang-yabang talaga ng lalaking iyon, mama. Akala mo kung sino? Mabuti sana kung may nagagawa siya mabuti. Eh, wala naman. Ang kapal ng mukha, nakakagigil. Sumbong niya rito. Hindi na niya kailangan sabihin kung sino ang kanyang kaaway. Dahil isang tao lang naman ang kontrabida sa kanyang buhay. Tinawanan lang siya ng kanyang mami. Hindi na ito naapektuhan sa bangayan nilang dalawa ni Dustin. In fact, iba ang dating dito ng away nila ni Dustin. Parang katulad lang ang iniisip sa kanila ng mga ka-village nila. Baka iba na yan, bunso, ha? Sabad ng kanyang papa. Pa, ano na naman ba ang ginawa ni Dustin sa'yo? Anito sa tonong tila ini-indulge lang siya. Kinakausap ko siya ng matino kanina. Sinagot-sagot pa naman ako ng pabalang. Akala mo kung sino. Hindi naman gwapo. Nanggigigil niyang sabi. Ilang beses mo nang sinabi iyan, Neng. Pero mukhang hindi mo makumbinsi ang sarili mo na hindi nga gwapo si Dustin. Dahil kahit sa ang angulo tingnan, ay napakagwapo ng batang iyon. Sabi naman ng kanyang yaya Linda. Napamaang siya rito. Ngumiti lang ang kanyang mga magulang na tila sinasang-ayunan ang sinabi ng kanyang yaya. Ayoko na siya makita pa, yaya. Kung pwede lang. Pero alam niya, hindi pwede. Dahil bukod sa magkapit-bahay sila, magkaklase rin sila. Sa kanyang tingin, ay kailangan niya ng mahabang pasensya para may isang katuparan na kanyang misyon na paamuin si Dustin alang-alang sa kanyang pagsinta kay Diego. Hi! Bungad ni Angeline kay Dustin nang lumabas ang binata ng gate ng bahay ng mga ito. Pati ni pag-internalize ang kanyang ginawa na nagdaang gabi para lumabati ito ng ganoon ngayon. Sinadya niyang agahan ang gising para makasabay siya rito sa pagpasok. 7:30 ng umaga ang unang klase nila ngayong Lunes. Hindi niya nasimula ng nagdaang araw ang kanyang plano dahil wala si Dustin sa bahay ng mga ito maghapon. Nakakunot ang noo na lumigon ito sa kanya pero hindi nito ginantihan ang kanyang pagbati. Pwede mo naman akong batiin ng hello sa halip na kunutan lang ako ng noo. Nakangiting sabi niya rito. Gusto niyang purihin ang kanyang sarili sa pag-arte dahil sa totoo lang ay gusto na niya itong kutusan. What are you doing here? Sasabay sana ako sa iyo sa pagpasok. Kung okay lang, matamis pa rin ang ngiti niyang sabi. Tinignan siya nito na tila
nagdududa. Hindi niya ito masisisi. Iyon yata ang unang pagkakataon na nginitian niya ito at hindi sininghalan. Hindi pwede. Maya-maya ay sagot ang binata. Angeline, konting timpi. Pareho naman tayo ng papasukan ah. Bakit hindi pwede? Hindi pa ako papasok. Ah, magpapractice ka muna bago pumasok sa klase? Hindi. Eh, saan ka pupunta? 7:30 kaya ang klase natin. Bakit ba ang dami mong tanong? Pagkasalubong ang mga kilay na sabi nito. Nagtatanong lang naman ako ah. Isabay mo na ako, please. Pilit niya rito. Hindi ko gagamitin ang kotse. Okay lang. Wala naman akong dalang gamit eh. Bakit hindi ka lang magpahatid sa ate Tony mo? Tila na uubos ng pasensya ang tanong nito. Mamayang 9 pa ang pasok ni ate. Sa papa mo na lang. Hindi pa pwede mag-drive si papa dahil hindi pa magaling ang kanyang kamay. Aniya dito. Napilayan ang kamay ng kanyang papa na mag-basketball ito. Kasama ng mga kumpare sa basketball court sa kanilang village. Bakit ba kasi hindi ka pa mag-aral na mag-drive? Natatakot ako eh. Wala akong tiwala sa aking sarili pagdating sa driving. Baka mabangga lang ako. Tinitigan ulit siya nito. Medyo nailang siya pero hindi yun pinahalata dito. Tell me, what are you up to? What? Bakit bigla-bigla ay astang anghel ka yata? Samantalang noong Sabado, kulang na lang, ay balatan mo ako ng buhay sa inis mo. Naisip ko kasi, hindi naman natin kailangan magbangayan, parate, dahil nakakadagdag lamang tayo sa problema ng Pilipinas. Saka nakakapagod na rin na makipag-away sa'yo. Mula pa, nursery, ay ginagawa na natin iyon. I think it's about time for us to become friends, right? Who knows? Baka kapag nagkaayos na tayo, makasali ang village natin sa friendliest neighborhood contest. Mukhang dito kumbinsido sa kanyang rason. Lumapit siya rito at mabrochete pa para ipakita sa binata na siya ay sincere sa pakikipagkaibigan dito. Ganon kasi ang gawin niya kapag close siya sa isang tao. Pero mali yata ang ginawa niya lalo ang magkatitigan silang dalawa ay kung ano siyang naramdaman sa pagkakalapit nila. Tila may tumulay ng electric current mula sa braso nito patungo sa kanyang braso na nagdulot ng kakaibang uri ng kaba sa kanyang dibdib. Kasunod niyon ay biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Bakit siya nakakaramdam ng ganoon kay Dustin? Nang mapatingin siya kay Dustin ay nag-init ang kanyang magkabilang pisngi dahil nakita niya titig na titig ito sa mga mata niya. Nabasa kaya nito ang kanyang nararamdaman. What are you doing? Just holding your arm. Parang tanga niyang sagot. Kahit kailangan na niyang bumitaw, ay hindi niya ginawa. Dahil baka sabihin Dustin na apektado siya sa presensya nito. Tinanggal ni Dustin ang kamay niya mula sa pagkaka-abrasyete rito at saka tahimik na kinuha ang backpack mula sa kanya. Kung kailan naman, isasabay na siya nito sa pagpasok ay saka naman tila gusto magbago ng isip niya. Hindi pa kasi bumabalik sa normal ang pinting ng kanyang puso at natatakot siyang mahalata nito dahil baka nalo siyang asarin nito. Are you coming or not? Untag nito sa kanya nang hindi na siya kumilos. Ha? Tanong niya. Bago pa siya makapagsalita ay hinila na siya nito patungo sa kotse. Tila may nanulay uling kuryente sa katawan niya sa ginawa nito. Ano bang nangyayari sa akin? Sana lang, huwag mong pagsisihan sa huli ang ginagawa mo ngayon. Sabi nito, mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa habang nagbabiyahe sila. Huminga siya ng malalim at kinalma ang sarili. Hindi siya dapat umaakto ng ganoon sa harap ni Dustin. Kailangan magawa niya ng maayos ang kanyang misyon na lakas-lalay roon ang ikagaganda ng kanyang love life. Higit sa lahat, hindi siya dapat magpa-apekto kay Dustin dahil hindi naman niya ito gusto.
May gagawin ka ba after class? Basag niya sa katahimikan. Meron. Ano? It's none of your business. Masungit na sagot nito. Heto na naman po kami. Kung hindi niya ako inaasar, sinusungitan ako. Magpapatulong sana ako sa iyo para sa gagawin kong marketing plan. Kay Diego sana siya magpapatulong, pero dahil may mission nga siya kay Dustin, minabuti niyang ito na lamang ang hinga ng tulong. Total, magaling din ito sa marketing at magkaklase pa sila. Hindi ba? Nagpaturo ka na kay Kuya? Oo nga pala. Wala ka nga palang ginawa noong nagpapaturo ka, kundi ang magpakyut at tumunga nga habang salita ng salita si Kuya. Pinigilan niya ang sarili na sagutin ito. Sa halip ay iniba na lamang niya ang topic. Diba? Asali ka na sa varsity ngayon. E ano ngayon? Ngaling-ngaling tarayan na niya ito sa pambabaras sa kanya. Pero nagpigil siya. Patience is a virtue. Chillax ka lang. Angeline, paalaala niya sa sarili. Gagawin ko sana kong endorser na magiging product ko. Naisip niyang sabihin. Kung papayag ito, pabor sa kanya iyon. Tiyak na mauubos agad ang kanyang produkto kapag ang kasama niya magbebenta sa school ay ang sikat varsity team. Ilang beses nang nag-champion ang mga ito sa UAAP. Sa tingin mo naman papayag kami? Why not? Babayaran ko naman kayo. O kaya, gagawan ko kayo ng projects. I don't need your help. E di sila na lang. Ano ba ang balak mong gawing produkto? Lihim siyang napangiti. At least, kahit masungit pa rin ang tono nito, nakikipag-usap na sa kanya. That was a good sign. Squash, avocado, at potato cupcakes. What? Ano namang magiging lasa nun? Masarap. Nasubukan mo na ba? Hindi pa. Pag-amin niya. Hindi naman sinabi ni Ma'am Lut na kailangan nating pumatay ng tao para lang makabenta. Ang yabang magsalita nito, palibhasa, ay kasama ito sa first batch at nakapasok namang ito sa project nila. Kasama naman siya sa second batch. Ang yabang mo naman. Kahit hindi ko pa nagagawa iyon, sigurado ako magiging masarap ang lasa nun. Masarap yata ako mag-bake. Kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Yeah, right. Pasalamat ito at masarap talaga yung pinapresent itong produkto. Kaya hindi niya mapulaan ngayon. So, tutulungan mo ba ako? Hindi ako marunong mag-bake. Marunong ka. I remember when we were in high school. Sa home economics natin, gumawa ka ng chocolate chip cookies. Ang sarap kaya nun. Binigay na ako ni Tita Maffe ng isang maliit na jar. Humingi pa nga ulit ako. Dire-diretso niyang sabi. Huli na ma-realize niya na hindi niya dapat sinabi iyon. Sinabi niya kasi noon dito na hindi iyon masarap. Hindi kasi niya matanggap na mas masarap ito mag-bake kaysa sa kanya. Aha, you told me that it tasted awful. So, masarap pala. Ngingiti-ngiti nitong sabi. Muntik na siyang matulala. Mas gwapo pala ito kaysa kay Diego kapag nakangiti. Yeah, masarap. Kaya, tutulungan mo akong gumawa ng cupcakes ko sa Wednesday. Sabi niya, wala silang pasok sa Miyerkules. What time? Nakangiti pa rin tanong nito. Lumapad ng kanyang ngiti. Mag-grocery muna tayo sa umaga. Tamang-tama. Maaga raw yatang uuwi sa hapon si Diego. Matutulungan niya tayo mag-pack. Ngingiti-ngiti niyang sabi. May gagawin pala ako sa Miyerkules. Masungit ang sabi nito. Ano naman yun? Dismayado niyang tanong. Wala ka na ron. Ang gulo mo naman. Ganito na lang. What time ba matatapos ang kung ano mang gagawin mo sa Wednesday? Hihintay na lang kita. Ako na lang ang mag-grocery. Tapos, pagdating mo na lang tayo mag-bake. Okay ba yun? Hindi sumusuko niyang sabi. I don't know. Dusty naman eh. Reklamo niya. May gagawin nga ako. Ako mamakoprotesta pa siya nang pandilatan siya nito. Kapag hindi ka pa tumigil sa kakukulit dyan, itatapon kita sa labas ng bintana. Banta nito. But, isa. Fine. Sungit. Kumain ka na muna, Dustin. Nakangiting sabi ni Angeline
habang binibigay rito ang plastic bag ng in-order niyang pork teriyaki sa paborito nitong restaurant malapit sa kanilang school. Nasa likuran si Dustin na mga kaklase nila na sina Maylin, Yana at Zian na pare-pareho nilaglag ang mga panga. Hindi niya masisisi ang mga ito. Daigpan nila ni Dustin ang aso't pusa na huwag lang naman pang-abot ay nagka-clash. Pagkatapos ngayon, ay makikita ng mga ito na binibigyan niya ng pagkain ang lalaki. It was lunchtime. Alam niya, hindi pa kumakain si Dustin. Dalakita nang pumunta ito sa gym kanina. Marahil ay nag-practice muna ito kasama ang team. Naisip niyang ibilito ng lunch para kakain na lang ito pagkatapos. What's that for? Suhol? Nakataas sa isang kilay na tanong nito. Nope. Let's just say, part yan ng peace offering ko sa'yo. At treat. Dahil mula ngayon, magiging friends na tayo. Ayaw kita maging kaibigan. Seryosong sabi nito. Hindi niya alam kung bakit parang nasaktan siya sa sinabi ng lalaki. Eh ano, super friends? Tanong niya. Baka naman, more than friends. Patiling sabad ni Sian, ang bading na kaklase nila. Pinandilata niya ito. Maliban sa kanilang tatlo na Freya at Tracy, ay walang sino mang nakakaalam sa plano niya, kaya hindi na siya magugulat kung lalong iisipin ng mga tao sa paligid na kunwari lang pag-aaway nila at ang totoo ay may gusto pala sila sa isa't isa. Oh, come on. Huwag nga kayong showbiz. Matagal na naming napapansin na may something sa inyo, no? Sabi ni Yana. Sinang-ayunan ito ng dalawa. Parang aso't pusa kayo kung mag-away. Alam niyo ba, diyan nagsimula ang lolo't lola ko, ani Maylin. Maylin, hindi kami ang lolo't lola mo, ani yan sa kaibigan. Well, siguro, idinadaan niyo lang sa asaran ang lihim na pagtingin niyo sa isa't isa. Segunda pa ni Yana. Kung hindi lang siguro, dahil sa mission niya, ay baka kanina pa niya tinalakan ng mga ito. Diba, mag-conceptualize pa kayo ng project nyo. Hala, magsilayas na kayo. Pagkatabay niya sa mga ito. Uy, gusto na masolo si Papa Dustin. Tukso ni Zian. Biglang nag-init ang mga pisingin niya sa panunokso nito. Zian, nandidilat niyang sabi. O siya, aalis na kami para makapagsolo na kayo. Halina kayo girls, babush. Paalam ni Zian. Saka hinila sina Maylin at Yana na mukhang hihirit pa. Nang sila na lang dalawa ni Dustin ang naiwan doon, ay nakaramdam siya ng awkwardness. Parang gusto niyang pagsisihan na pinalis niya ang tatlo. Para kasi bigla siyang na-conscious na hindi niya maintindihan dahil sa presensya ng binata. Ano ba talaga ang gusto mo sa akin? Tanong ni Dustin. Friendship, alanganin niyang sabi. Tinignan siya nito na parang nagdududa. What? Hindi ba tayo pwede maging magkaibigan? Magkaklase tayo mula nursery. Okay? Okay naman tayo noon, di ba? Hindi ko lang alam kung bakit ang lumaki tayo ay palagi mo na lang akong inaasar at sinisiraan kay Diego. Hindi kita inaasar at hindi rin kita sinisiraan kay Kuya dahil lang sasabi lang ako ng totoo. Inaasar mo ako. Tuwing nagsasalita ako, palagi mo rin akong binabara. Kapag tinatanong kita, pinipilosopo mo ako. Minsan, sobrang mapangasar ka. Minsan naman, ubod ka ng sungit sa akin. Daig mo pa ang babaeng nagme-menopause. Hindi ito ng salita. Ano, ikakaila mo pa ba? Untag niya rito, nang hindi pa rin ito ng salita. As much as I'd like to be close to you, you wouldn't want me to. Bakit? Tinanong mo ba ako kung ayaw ko sa'yo talaga? Paano ko'y tatanong sa'yo kung tinatarayan mo agad ako? Kasi, palagi mo akong inaasar. Singhal niya rito. Umiling-iling ito. Sa tingin ko, walang kapupuntahan itong usapan natin. So, bago pa tayo magbangayan, aalis na ako. Hindi ko gustong mapatawag sa dentist office. Kinuha nito ang mga gamit at akmang tatayo na. Ngunit pinigilan niya ito sa braso. Teka, nag-uusap pa tayo? Parang hindi naman.
Okay, fine. I promise. I won't nag you about those things anymore. Just stay. Pakiusap niya. Hindi niya sigurado, pero parang nakita niya kumislap ang mga mata nito. Tila may tumakas ding ngiti sa mga labi. Pero iglap ding naglaho ang mga iyon, kaya hindi niya alam kung ginigunin lang niya iyon o ano. Ano ba yan? Tanong nito. Inginuso ang plastic bag niyang dala. Napangiti siya. Pork teriyaki. Favorite mo to, di ba? How did you know? I just know. Nakangiti niyang sabi. Tuwing nagpapangabot silang kumain, sa restaurant na binibilihan niyang iyon, nakita niyang iyon na binibili nito palagi. Kinuha nito sa kanyang plastic bag at inilapas ang styrofoam, binuksan nito iyon. Thanks, nakangiti nitong sabi at nagsimula ng lantakan ng pagkain. He ate with so much gusto. She couldn't help but smile. Natuwa siya dahil appreciate ito ang kanyang effort na ibili ito ng pagkain. So, friends na tayo? Tanong niya maya-maya. Sinulipan siya ni Dustin. I'll think about it. Kung araw-araw mo siguro akong ililibre, baka maging friends na tayo. Hoy, sinuswerte ka yata. Natatawa niyang sabi. Tumawa rin ito at laking pagkagulat niya. Higit noon, narealize niya na gusto niya ang tunog ng tawa nito. Malutong, puno ng buhay. In spite of herself, she smiled. So, tutulungan mo na ba ako sa project ko? Matagal mo na siyang tinitigan nito bago sumagot. No. Inip na si Angeline. Hinihintay niyang lumabas ng bahay ng mga ito si Dustin. Maaga siyang gumising para maabutan ito ng jogging. Pero ang tagal-tagal nitong lumabas. Napapayok-yok na siya sa harap ng bahay ng mga ito. Habang nakaupo sa elevated na sementadong bahagi ng gate ng mga ito sa kakahinti sa paglabas ng binata. Nakusubsob na ang ulo niya sa mga tuhod na marinig niya ang pag-ingit ng gate. Tumingala siya at nakitang nakatungay sa kanya si Dustin. Tumayo agad siya. What are you doing here? Nakakunot noong tanong nito. Hinihintay ka. Ang tagal mong lumabas. Malapit ang sumikat ang araw. Ano yan dito? Hindi ko sinabing hintayin mo ako. Suplado nitong sagot. Tinalikuran na siya. Mabilis siyang humabol. Dustin, 12 pa ang klase natin. Baka gusto ba akong sabahang mamili? Sabi niya rito maya-maya. Kasalukuhay na silang nagjajaging. Hindi siya pinansin ito. Nag-isip siya ng ibang taktika. Karera tayo, hanggang treskas. Kapag ako ang nauna, tutulungan mo ako sa project ko. If you win, bahala ka kung ano ang gusto mong prize. Hamon niya rito. Iiling-iling lang at tinignan siya nito sa kalalang binilisan ng pagtakbo. Mabilis na humabol siya rito. Nang maabutan ito, eh hindi lang niya ito sa damit para pigilan. Sa lakas yata ng kanyang pagkakahila, umuntik na silang ma-outbalance pareho. Ano ba? Sikmat ito sa kanya. Ikaw ang ano ba? Ako na nga ito nakikipag-truce sa'yo. Ikaw pa ito nag-iinarte. Nainis niyang sabi. Hoy, ang aga-aga. Nag-aaway na agad kayong dalawa. Pwede ba? Humanap kayo na mas malawak na sigawan area. Sigaw ni Tracy mula sa bintana ng bahay ng mga ito. Hindi niya namalayan na nasa tapat na pala sila ng bahay ng mga ito. Sasagutin niya sana si Tracy na makita niyang iiwan ulit siya ni Dustin. Mabilis niyang hinabol ang binata. Kapag hindi ka nakipagkarera sa akin hanggang treskas, ipagsisigawan ko roon na ba din ka? Malakas niyang banta rito na hindi pa rin ito huminto. Binilisan niya ang pagtakbo para maabutan ang binata. Lumingon ito sa kanya. You wouldn't do that. Kampante nitong sabi. Tila bumagal din ang pagtakbo. Try me. Nakangisi niyang saad. Nang bumilis ulit ang pagtakbo nito, ay tinodo na niya ang bilis ng pagtakbo. Maya-maya, ay natanong na niya ang signage ng treskas. Lalo pa niyang tinuli na ng pagtakbo. Nakita niya ang bukas na iyon, pero kakunti pa ang tao sa loob. Pagkapasok niya sa loob ng treskas, ay sumigaw siya. Good morning, everybody! Gusto ko lang pong malaman yung lahat.
na si Dustin Ignacio ay isang bading na kangisin niyang pahayag. She heard somebody snort from behind her. Ang ilan namang babae na naroon at namimili ay tinawanan lang siya at halatang hindi kumbensido sa kanyang sinabi. Angeline, tawag sa kanya ni Ate Camia. Ito ang namamahala sa Trescas. Hi, Ate Cam. Gusto ko lang gawing official ang pag-a-announce na. Naputo lang ba pa niyang sasabihin na biglang may tumakip sa kanyang bibig. Alam niyang si Dustin iyon. Nagtangka siyang kumawala mula rito, pero mahigpit siyang niyakap nito. Kung ano man po ang sinabi sa inyo ng babaeng ito, hindi po iyon totoo. Mahinang sa ni Dustin. Kinagat niya ang kamay nito at dahil doon, inabitawan nito ang kanyang bibig. Nako, sa akin po kayo maniwala. Dahil tingnan niyo po, pumapadol siya sa babae. Kaya I therefore conclude na bading si Dustin. Nakangisi niyang sabi. Sa halip na maniwala sa sinabi niya, nagtawanan lang ang mga tao roon. Gayunman, ay halatang napipiko na sa kanyang binata. Ngingisihan sana niya si Dustin, pero hindi niya na ituloy dahil masama ang tingin sa kanya. Hindi nga, Dustin, bading ka? Curious na tanong ng isang babaeng nagkakape. Ito lang ang nagtanong sa mga tao roon. Palibhasa ay taga-kabilang village ito. Ang iba kasing naroon ay taga-village din nila. Kaya hindi sineryoso ang kanyang sinabi. Well, kaya nga malakas ang kanyang loob na mag-announce ng ganoon doon dahil kilala ng mga tao si Dustin. You'll regret ever saying that I'm gay. Mariing sabi nito sa kanya. Pinamaiwangan lamang niya ito. Talaga? Kahit kailan, hindi ako magsi... Hindi na niya naituloy ang sasabihin dahil kinabig nito ang batok niya sa bihilig sa mga labi niya. Dahil nagulat siya sa ginawa nito, ay hindi agad siya nakapag-react. Iniuutos ng kanyang isip na itulak si Dustin, pero tila na-paralyze na siya sa kinatatayuan. When he nipped her upper lip and then her lower lip, thousands of electrifying sparks shot through her. Hanggang sa bitawan siya nito, ay mistula pa rin siyang tuod doon. Nang tingnan niya ito, ay minakita siyang kung anong emosyon sa mga mata ng binata. Pero saglit lamang iyon at gumisi ito. Kaya ba iyong gawin ng isang bading? Kahit yata ang boses niya ay nag-walk out sa kanya, kahit na maghihiyawan ng mga audience sila, na natili siyang tila nakapako sa kinatatayuan. Great! Just great! Naiinis na isip-isip ni Angeline. Nakapwesto siya sa isang sulok sa labas ng kantin ng kanilang eskwelahan at nagbebenta ng kanyang cupcakes na project niya sa marketing. Apat na araw na siyang pumapwesto roon tuwing vacant time, pero nilima pa lang ang bumibili sa kanya. I'm doomed! Aniya. Carry mo yan, sista. Kailangan mo lang na magandang strategy para makabenta. Pang-encourage sa kanya ni Zian. Mukhang naawa ito sa kanya, kaya tinulungan siya nito magbenta ng araw na iyon. May folding wooden table siya na inuupahan niya mula sa kantin at doon nakapatong ang cupcakes na kanyang itinitinda. Kabatch ito ni Dustin, kaya pwede itong tumulong sa mga kasalukuyan pa lamang na nagbebenta ng kanya-kanyang mga produkto. Nagbebenta na rin ng kanya-kanyang mga produkto ang mga kaklase niya na kanyang kabatch at so far ay siya ang pinakakulal at sa kanilang lahat. Kung pumayag lang sana si Dustin, natulungan ako eh. Di sana, marami na akong benta ngayon. Mangiyak-ngiyak niyang sabi. Ang huling pagkikita nila ni Dustin ay noong halikan siya nito sa Trescas. Iniiwasan kasi niya na magtagpo sila dahil hindi niya alam kung paano ito pakikitunguhan pagkatapos ng nangyari. Dalawang gabi rin siyang hindi makatulog ng maayos dahil tila may auto-reply ang isip niya. At ang favorite subject niyon ay ang paghalik ni Dustin sa kanya. Umuwi siya noon na parang wala sa sarili. Gustuhin man na ipakita kay Dustin na nagalit siya sa paghalik nito. Sa tingin niya, ay mag-late reaction siya kapag ginawa iyon. Kaya pagkatapos ng dalawang gabing halos walang tulog, pinilit niyang huwag na magpapekto sa nangyari. Isinagsik niya sa isip niya na kanyang kasalanan din kung bakit siya hinalikan ito.
Alam mo namang busy ang varsity ngayon sa pagkapractice, diba? Pagkonsola nito sa kanya. Anong gagawin ko ngayon? Eddie, oh my, sista, Zach Castillo's coming. Bulong sa kanya ni Zian. Sa kapasimpleng iniipit si Tainga ang buhok nito. Nakita nga niya na patungo sa gawin nila si Zach Castillo. Isa ito sa mga varsity players nila. Minsan na itong na-meet noong manalo siya na Miss Princeville. Ito ang nag-abot ng bouquet at sash sa kanya. Naganda siya ng isang matamis ang ngiti. Pero nalaglag ang mga balikat niya nang hindi sa kanyang pwesto ito lumapit, kundi sa kabilang stall, kung saan nagtitinda rin ang isa niyang kaklase. Pero hindi pa rin siya na wala ng pag-asa. Hi, Zach! Nakangiting bati niya rito. Lumingon ito sa kanya. Hello, Miss Beautiful. Ganting bati nito. Mas gwapo ka pala sa malapitan. Puri pa niya sa binata. Thank you, Angeline. What a nice compliment from a beautiful lady like you. Nakangiting sabi nito, sabay pisil sa baba niya. Impit at tumili sa tabi niya si Zian at ang iba pang mga babaeng nakakita sa ginawa nito. You sure know how to please a lady, ha? Aniya. Siyempre naman. Really? Pero alam mo, mas may makakapili sa akin ngayon kaysa sa papuri mula sa gwapong tulad mo. A date with me? Nakangising tanong nito. Tama nga ang usap-usapan. May pagkakonsita ng playboy na si Zach Castillo. No, perhaps, you could buy some of my cupcakes. Sigurado ako magugustuhan mo to. Sabi niya, sabay abot nito ng avocado-flavored cupcake. Cupcake? Bakit ganito ang kulay? Anong flavor nito? Saka, tumanga na sa table. Curious itong tanong habang tinitingnan ang kanyang mga paninda. Yung iniabot ko sa'yo, avocado. Yung mga yan, squash, saka potato. Nakangiti niya ang sagot. What? Anong lasa ng mga yan? Masarap, promise, aniya. Ipinagbalat pa niya ito ng isang squash cupcake. Tikman mo. Alok niya sa binata. Gumisi ito. Hindi kaya mamatay ako niyan pagkatapos kong kainin? Oo ka naman. Tumawa ito. How about if you give me a kiss and I'll buy 10 cupcakes? That's it. Sigaw ni Zian. Napalungon sila ni Zach dito. Mag-promo ka, sista. Free kiss for every 10 cupcakes. I'm sure maraming boys dyan ang gugustuhin makakiss sa'yo. You're the reigning Miss Prince, you. Ani Zian. You've got to be kidding me. Nahindik niyang bulalas. Parang hindi naman yata matitake na para lang may maibenta siya ay papayag siyang pahalik sa kung sino-sino lang. Para lang kay Diego ang kiss niya. Nakalimutan mo na yata na nauna na si Dustin. Tudyo ng kanyang bahagi ng isip. Nang maalaala niya ay tila may kung anong kilig siyang naramdaman. Iwinaksi agad niya iyon. Bakit naman siya kikiligin kay Dustin? Project niya ba to? Tanong ni Zach. Oo. Kailangan naming makabenta at least 500 pieces ng kung anumang product namin before mag-finals. Sagot dito ni Zian. Tila nag-isip si Zach. Medyo kakaibang flavors ng cupcakes mo. Baka mahirapan ka makabenta ng kahit 300 pieces unless makaisip ka na isang magandang strategy para ibenta ang mga yan. At kung ako ang tatanungin mo, ay suggest na sundin mo ang kaibigan mo. A peek on the cheek for every customer wouldn't hurt. Pasasalamat mo na rin iyon. Dahil natulungan ka nila sa project mo, diba? Nag-isip siya, may punto ito. Ang mga kabatch niya na kaklase niya ay nasa 100 na na ibebenta. Ligo lang naman ang katapat ng halik sa pisngi. Iisipin na lamang niya na nakikipagbeso-beso lang siya. May punto kayo. Teka, sinasabi mo lang ba iyan dahil makakahalik ka rin? Nandidilat niyang tanong. Tumawa ang binata. Tinutulungan lang kita. Ilang araw ka na ba rito? At ilan na ang nabenta mo? 4 na araw at 25 pieces pa lang ang nabebenta ko. See? I doubt.
that you can reach your quota before your finals. Kung hindi mo gagawin ang suggestion ni Sian. No offense, pero ilang tao lang ba mahilig sa kalabasa, avocado at patatas? Fine, sumusuko niyang saad. Kung pwede lang baguhin ang kanyang project, ay binago na sana niya. Akala kasi niya ay matutulungan siya ni Destin. Kaya nagpasa na agad siya ng printed project proposal sa kanyang professor. At inaprubahan naman nito iyon bago pa mangyari ang insidente sa Trescas. Once na aprobado na ang proposal, ay hindi na pwedeng baguhan pa. Kapag hindi niya naabot ang kanyang kota, malamang na mababa ang marka niya makukuha sa finals. At hindi niya mahayaang mangyari iyon. Tama si Zach. Wala namang mangyayaring masama sa kanya kung ahalikan siya sa pisngi ng lahat ang bibili sa kanya. Sana nga lang ay maging effective ang strategy na iyon. Great! So, anong ratio nyo? Interesadong tanong ni Zach. A free kiss for a minimum of 10 cupcakes, aniya. Magkano per cupcake mo? Tanong nito. 15 pesos. Sagot niya. Masyadong mataas iyon. Imagine. Kailangan mo nang makawa na 150 pesos sila bago sila makakiss sa'yo. Hindi naman lahat dito may kaya. Baka hindi na lang sila bumili kahit isa. Ani Zian. Napasimangot siya. Fine. 8. Make it 5. Mataas pa rin ang 8. Sabi ni Zach. Oo nga. Carry mo na in, girl. Magpatulong na lang tayo sa iba nating friends kapag marami na nakapila rito. Ani Zian. Yeah, right. Whatever. Napakunot noon si Dustin nang pumasok siya sa dugout nila ni Zach. Ngiti-ngiti ito na animo nanalo sa loto. Kanina pa nila ito hinihintay para makapagsimula na sila na makapag-practice. Pero ngayon lang ito dumating. At may daladala pang isang kahon na mukhang pagkain ng laman. Anyone want a cupcake? Alok nito sa kanila. Bakit late ka na naman, Castillo? Si Tarito, ng team captain nilang si Prime. Hey, chill dude. Bumili lang ako ng pagkain. Ibinili ko naman kayo eh. And you won't believe kung magkano lang to at kung ano ang kasamang freebie. Nakangising saad nito. Nalaki ang mga mata ng isa sa mga kasama nila na si Jethro. Grabe ka, Zach. Pati mga tindera pinapatulan mo. Oh, but she's not your ordinary vendor. Pagmamalaki pa nito. Really? Try ko nga ang cupcake. Anong center nila na si Colby. Half Australian ito at hindi gaano bihasa sa pagtatagalog. Natuto na lang ito kapag nagsasalita sila ng Tagalog at tinatanong ito kung ano ang ibig sabihin niyon. Agad naman itong inabutan ni Zach ng cupcake. Pagkatapos ay lumapit ito sa kanya at pati siya ay binigyan. What's the flavor of this one? It's good. Tanong ni Colby. Kalabasa yan, I think, ani Zach. Napakunot noon siya. Kalabasa? What's that? Tanong ni Colby. Squash. Sagot ang isa pa nilang kasama na si Zephyr. Really? Masarap siya, ani Jethro. Nakalabasa rin ang flavor ng kinayang cupcake. Ito rin, masarap. Potato at avocado naman ang flavor, ani Zach. Nagkuhan na naman din iyon ang kanyang mga teammates. Well, I suggest na bumili kayo niyan sa kantin dahil sigurado ako mauubos na iyan mamaya dahil sa special promo nila. Imagine, I got to eat delicious cupcakes and got a free kiss. How cool is that, ani Zach? Maras na napalingon si Rito. What? Sino binilihan mo nito, Castillo? May kutob na siya kung sino binilihan niyon pero gusto niyang makasiguro. Si Miss Princeville, Angeline Marquez. She's really pretty and hot, dude, and these cupcakes. Hindi na niya pinatapos pang magsalita si Zach. Agad siyang lumabas ang dugout. Hindi niya pinansin ang pagtawag sa kanya ni Prime. Hindi siya makapaniwala na kayang gumawa ni Angeline ng ganoon. Naiinis din siya kay Zach dahil sinamantala nito si Angeline. Mamaya na ito babalikan kapag nakumpronta na niya ang babaeng iyon.
Kailangan niya itong pigilan sa walang kakwenta-kwenta nitong strategy para makabenta. Huwag ka na magpalusot pa, Dustin. Ayaw mo lang may ibang makakahalik kay Angeline kasi gusto mo, ikaw lang, ang makakagawa niyon. Tantyaw sa kanya ng isang bahagi ng isip niya. Tuwang-tuwa si Angeline dahil effective ang strategy. Salamat kina Zian at Zach. Ilang minuto pa lang silang naglalagay ng free kiss for a minimum of 5 cupcakes sign sa stall niya ay dumami na ang pumilang boys para bumili ng cupcakes niya. Pati ang mga ilang estudyante, mga babae na marahil ay binigyan ng mga bumili sa kanya mga lalaki ay bumili rin sa kanya dahil nagustuhan daw ng mga ito ang cupcakes niya. Kailangan lang kasi matikman ng mga iyon ang kanyang tinda dahil confident siya na masarap ang mga iyon at healthy pa. Mahigpit lang kasi ipinagbawali Ma'am Lute ang free taste sa product para dumahasa ang marketing skills nila. Hindi niya inakala na magiging effective ang strategy na iyon. Hindi naman kasi siya conceited na gaya ni Zach para isiping dahil Miss Princeville siya ay marami ng estudyanteng lalaki roon na magkaka-interest sa special promo niya. Desperado na lang talaga siya na kahit siguro ang pinaka-out of this world strategy ay kanyang kakagatin sa takot na baka hindi siya maka-reach ng kota bago mag-finals. Pati ang 4 na 5 bumili sa kanya ng mga nagdaang araw na pawang nagpapalipad hangin sa kanya ay bumili ulit. Kailangan tuloy niyang ipatawag sila Trace at Freya na mabuti na lang at vacant din para asistensya at magbigay ng free kiss. Dahil hindi naman siya ang dalawa, naisip niya ang mga ito ang hahalik sa bibili ng cupcakes. Angeline, utang ito ha? Sisingilin talaga kita ng mahal pagkatapos. Nakairap na sabi sa kanya ni Tracy. Marami rin kasi ang binigyan nito ng free kiss. Tumawa siya. Sure, don't worry. Hindi ito malalaman ni Francis. Ano yan sa kaibigan? Hay nako. Ipaalam na natin kay Francis para mag-break na sila, no? Hanggang ngayon ay hindi ko pa ma-pinpoint kung ano ba talaga ang nagustuhan ni Trace sa lalaking iyon, sa body Freya. Ang nakita ko sa kanya ay pag-ibig, kaya tumahimik ka na lang dyan. Sikpat dito ni Tracy. Natawa na lang siya sa sagutan ng dalawa. Kanino mo ba naman kasi napulot ang strategy na ito? Tanong ni Tracy sa kanya. Kay Zach Castillo, aniya. What? At sinunod mo naman ang conceited na playboy na iyon? Eksaheradong tanong ni Tracy. Effective naman ang kanyang suggestion eh. Kita mo nga't mauubos na dalang cupcakes ni Angeline at ni Freya. Teka, bakit parang kilala mo si Zach? Nagdududang tanong dito ni Freya. Well, varsity player siya, kaya malamang nakilala siya sa buong university. Tila pa iwas itugon ni Tracy. Nakakapanibago ka naman yata. May kinilala kang isang gwapo? Manghali ka na lang kaya, Freya. Asik dito ni Tracy. Maya-maya ay nakarinig sila ng tili ng ilang babae. Paglingon nila ay nakita nilang papalapit doon si Dustin. Madilim na madilim ang anyo. Oh. Uy, Angeline! Si Dustin, oh? Turo dito ni Yana. Hayaan mo siya. Aniya. Miss Angeline, bibili ako ng 20 cupcakes. Pagkuha ng isang estudyanteng lalaki sa kanyang atensyon. Okay, Zian. Pakibigyan mo siya ng 20 cupcakes. Aniya kay Zian. Gusto ko ikaw ang mismong hahalik sa akin. Anong lalaki sa kanya? Napatingin siya rito. Parang namamanyakan siya sa tingin na binibigay nito sa kanya. Mukha itong nerd na manyak. Maisip pa lang niya na nahalikan niya ito ay kinikilabutan na siya. Sorry, pare, pero nauna na ako magsabi sa iyo. Bibilhin ko lahat ng tinda ni Angeline ngayon sa body Dustin. Pero ako ang nauna, protesta ng lalaki. Nako, sorry po. Nauna kasi talaga magpa-reserve kanina si Dustin eh. Bukas ka na lang. Paliwanag dito ni Tracy pagkatapos ay nakangising tinignan siya. Can I talk to you in private? Bulong sa kanya ni Dustin. Bakit? Kailangan pa bang may rason para ako usapin ka? Iritado nitong tanong. Hindi naman pwede ang ganyan.
favorite sa mga iyan eh. Protesta pa rin ang nerd na mukhang manyak. Bumalang si Dustin kay Zian. Zian, sige. Ibigay mo sa kanya binibili ng 20 cupcakes. Pero ikaw magbigay ng free kiss para sa kanya. If you'll excuse us, my girlfriend and I have some private matters to deal with. Seryosong sad, Dustin. Tinungan nito na masama ang makulit na lalaki. Pagkatapos, ay hinawakan siya nito sa kamay at hinila palayo roon. Naulunigan pa niya at pagbubulungan ng mga estudyanteng nakarinig sa sinabi nito. Nasyak siya. Sa lantarang pagsasabi ng binata na girlfriend siya nito sa harap ng maraming estudyanteng naruroon, considering na campus figure ito at kakalat sa buong campus, ano man ang sabihin ng binata. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Galit na tanong nito sa kanya na makarating sila sa isang bench na malayo sa maraming tao. Nagbebenta ng cupcakes. Alanganin niya ang sagot. Nagbebenta? You're selling yourself short. Ano na lang ang isipin ng mga nakakakilala sa'yo? At sino ba ang nagbigay sa'yo ng ideyang iyan? Matalino ka. Hindi lang ito ang may isip ng strategy para makabenta. Galit na sermon nito sa kanya. Napikon siya sa akusasyon nito. I'm not selling myself short. Ginagawa ko ito para sa project ko. At kung hindi mo ko tinanggihan, sa hinihingi kung tulong sa'yo, I wouldn't have had to come up with this strategy. At FYI, wala akong pakialam sa kung ano bang sasabihin sa akin ng ibang tao dahil alam ko ang ginagawa ko. This is for my grade. Fine. Ha? Tutulungan na kita. Talaga? Pigil ang ngiting paniniguro niya. Tumango si Dustin. Yay! I won't have to let those nerds and maniacs to kiss me just to make them buy my cupcakes. Masaya na yung sad. Maraming kulahiyala ang siguradong dudumog sa cupcakes niya kapag ang mga ito ang nagbenta. Just promise me you won't do that again. Sabi nito. Promise. Hindi ko naman talaga gustong gawin iyon nung una. Napilitan lang ako kasi ako ang pinakakulala sa mga classmate natin sa pagbebenta. Sino ba kasi nagbigay sa'yo ng ideyang iyon? Sina Zach at si Yan. Natahimik ito at tila napaisip. Kaya pala ganoon na lang ang ngisi ng siraulong iyon pagpasok sa dugout. Tinagalit na sabi nito. Tinignan siya nito. May dala siyang isang kahon ng cupcakes kanina. Ibig sabihin, I can't believe you let that jerk kiss you. Inis na singhal nito sa kanya. At least, siya, may consent ko. Ikaw nga dyan, nangahalik na lang basta. Bubulong-bulong niyang sabi. Anong sabi mo? Wala. Sabi ko, gwapo ka sana. Kung palagi ka nakangiti. At hindi para nagme-menopause kang kausap ako. Hinidirect ang papuri niya rito. So, sa Wednesday, punta ka sa bahay namin. Gagawa na rito ako ng cupcakes eh. Ubus na kasi ang 120 pieces na ginawa ko. Aniya kay Dustin. Okay. Yes, thank you so much. Sa sobrang katuwaan niya, ay niyakap niya ang binata. Tila nagulat ito sa kanyang ginawa dahil bahagya itong napaatras. Oops, sorry. Na-carried away lang ako. Nahihiya niyang sabi. Let's go. Kayaan ito sa kanya. Kinuha nito ang isa niyang kamay at ipinagsilikop iyon sa mga daliri nito. Hindi niya alam kung saan ang galing ang kilig na bigla niyang naramdaman sa gesture nito. Napatingin siya rito pero sa daan ito nakatingin. Come to think of it, kung tutuusin ay mas gwapo ito kesa kay Diego. Pero dahil madalas siyang naiinis dito, hindi niya napapansin iyon noon. At ngayon ay hindi ka nainis sa kanya. Tudyo sa kanya ng kabilang bahagi ng isip niya. Well, hindi na gaano. Girls, I think this mission is going somewhere. Masaya ang balita ni Angeline, kina Freya at Tracy na mag-teleconference silang tatlo. Really? Tanong ni Freya. Congrats! Sabi naman ni Tracy. Friends na kami ngayon ni Dustin. Hindi nga ako makapaniwala eh. He's nice naman pala. Sagot niya
I'm so happy for you, ani Tracy. Ako rin, girl, sugunda ni Freya. Thanks, sagot niya. Well, we all know naman that it's all for the love of Diego, right? It's like hitting two birds with one stone. Hindi ka na makukonsume. May chance ka pang makuha ang love of your life, ani Tracy. Thanks, girl. Honestly, na-realize ko, mabait naman pala si Dustin. Tutulungan nga niya ako mag-bake ng next batch ng cupcakes ko eh. Kukumbinsihin din niya ang varsity team para magbenta ng cupcakes. Pagkakwento niya. Hindi siya nakarinig ng reply mula sa mga ito. Hello? Are you girls still there? Yeah. Nagugulat lang talaga kami sa mga sinasabi mo. Sanay kasi kami na parang lagi mong pinapersecute si Dustin, ani Freya. Correct. Naisip ko tuloy, girl, paano kung habang pinapaamo mo siya, ay sa kanya kami in love. Hindi naman imposible iyon dahil gwapo si Dustin. At sabi mo nga, mabait. Did you see his reaction nung nagbibigay ka ng free kiss? Gosh, he was so jealous, ani Tracy. Ano ka ba, Trace? Hindi mangyayari iyon dahil hindi naman namin gusto ang isa't isa. Sigurado ka? Tanong ni Freya. You both know na ayaw sa akin ni Dustin. At alam niyo naman, si Diego ang gusto ko, di ba? Siya nga ang rason kaya ako nakikipaglapit sa kapatid niya. I swear, hindi ako may in love kay Dustin. At gayon din siya sa akin. Huwag ka magsalita ng tapos, Angeline. You never know, ani Tracy. Hay nako, nakakaasar kayong dalawa. Babay na nga. Nang tumawa ang dalawa, ay naiinis na pinutol niya ang tawag. Nakakainis. Si Diego nga ang gusto ko eh. Nagmamaktol niyang sabi sa isip. Pero kasunod niyon ay naalaala niya ang ginamang paghalik ni Dustin sa kanya at ang paghawak nito sa kanyang kamay. She had felt something. Kung hindi mo siya gusto, bakit kinikilig ka ngayon? Kantso ng atribid ang bahagi ng isip niya. O, saan ka pupunta? Tanong kay Angeline ng kanyang mama nang makita nagmamadali siyang lumabas ng bahay. Kina Dustin po, sagot niya. Bakit? Ano na naman ang ginawa ni Dustin sa'yo? At susugurin mo na naman siya. Natawa siya. Mama, magbibake po kami ng cupcakes para sa project ko, sagot niya. Ano? Kayo ni Dustin, magbibake ka mo? Sabad ng Yaya Linda niya na lumabas mula sa kusina. Opo, Yaya Linds. Magkabati na po kami ni Dustin ngayon. Nakangiti niya ang sagot. May himala, bulalas ito na ikinatawa ng kanyang mama. Maganda yan at maging mag-boyfriend na talaga kayo. Hindi yung habol ka ng habol kay Diego. Oo ka, Yaya Linds. Hindi ko naman hinahabol si Diego. At saka, wala akong planong gawing boyfriend si Dustin, no? Friends lang kami. Kontra niya. Sus, nagkiss na nga kayo sa Trescas eh. Kantsaw pa nito. Yaya. Nang malaman ng mga ito, ang tungkol sa nangyari sa Trescas, sa halip na magalit o pagsabihan si Dustin, tila na-excite pa ang mga ito. Kinilig ang kanyang mama dahil parang ganoon din daw ang pinagsimulan ng love story nito ng kanyang papa. Kuminsan talaga, disadvantage din na pagkakaroon ng cool na mga magulang. Isama pang equally cool din ang yaya. Tumawa lang ito. Sige po, pupunta muna ako sa kabila. Paalam niya sa mga ito. Nadata niya naglilipat ang mga paso si Tita Mafe. Hi, Tita Mafe. Bati niya rito. Oh, Angelina. Ikaw pala. Nako, tulungan mo nga muna akong ilipat ang mga pasong iyan. Dito, dahil mamamatay na sa matinding sikat ng araw mga halaman kapag pinanatili ko dyan. Pasensya ka na at wala akong kasama rito sa bahay. Nasa grocery, sinasimang at isko eh. Mabuti na nga lang at dumating ka. Paliwanag nito. Si Diego kasi ay nagpapatakbo ng negosyo ng mga ito kaya nasa bahay lang ito. Tinulungan nga niya ang kanyang Tita Mafe na maglipat ang mga paso. Okay lang po, tita. Saan po ba nagpunta si Dustin?
Napatingin ito sa kanya. Si Dustin, halatang nagulat, tatanong nito. Gusto niyang matawa sa reaksyon nito, pero pinigilan niya ang sarili. Lahat na lang talaga ng tao ay nagtataka kapag hinahanap niya si Dustin. Opo, magbe-bake po kasi kami mamaya pagkatapos ng grocery. Ipapaalala ko lang po sana sa kanya. Magbe-bake? Kayo? Nalalaki ang mga mata na tanong ng matanda. Natawa ulit siya. Opo, tutulungan po niya kasi ako sa marketing project ko. Aba, tingnan mo nga naman. Magkabati na kayo. Tita, masyado po ba talagang imposible na magkabati kami ni Dustin? Kaya lahat lang ng tao na makakaalam na okay kami ay nagtataka. Hindi naman sa ganoon. Sus ko, araw-araw ko nakikita kung paano kayo magbangayan noon. Aba, mula nung mga bata pa lang kayo, wala na kayong ginawa kundi mag-away. Kaya hindi mo maiaalis sa akin ang magulat. Ngayon magbe-bake pa kayong dalawa ng cupcake. Paliwanag nito. Tita, huwag na po kayo magugulat. Dahil mula ngayon, bati na kami ni Dustin. Mabuti kung ganoon. Gusto nga namin ng mama mo na magkaayos na kayo. O siya, nasa basketball practice pa siya, pero babalik yun before lunch. Mabuti pang mag-grocery ka na ngayon para magbe-bake na lang kayo mamaya. Suggestion nito. Sige po, tita. Tulungan po muna kita rito. Tita, si Diego nga po pala. Hindi pa rin po ba siya umuuwi? Ilang araw na niya hindi nakikita si Diego at namimiss na niya ito. May ka-meeting daw itong client sa Cebu. Si Diego na ang namamahala ng Ignacio Travel Agency o ITA. Mula nang mamatay ang ama nitong si Tito Franz 5 years ago. May ilang branch na rin ang mga ito sa Visayas dahil sa galing mag-manage ni Diego. Malaki ang tinaas ng profit ng kumpanya. Simula nang ito ang humawak niyon. Hindi pa eh, nasa Cebu pa rin siya ngayon. Sagot ang matanda. Tamang-tama iyon dahil sa pagkabalik ng binata ay tiyak na matutuwa ito kapag nalaman magkabati na sila ni Dustin. Baka matulungan na rin siya ni Dustin para mapansin ang kanyang kuya. Pagkatapos, mailipat ang lahat ng paso, ay nagpaalam na siya kay Tita Mafe para mag-grocery sa Trescas. Paglabas ni Angeli ng grocery store, umuntit na siyang mabangga ng isang kotse nang patawid na siya. Nakilala niyang si Dustin iyon. Agad na bumaba ito at nilapitan siya. Nakakunot ang noo at padilim ang mukha. Napangiwi siya. Alam na niya kung ano ang sunod na mangyayari. Nagpapakamatay ka ba? Galit itong tanong. Hindi. Bakit ba kasi sa gildang daan ka dumadaan? Ganti niya rito. Sa tamang daan ako nagdadrive. Ikaw itong gumigitna na akala mo sa iyo itong daan. Napakagatlabi siya. Sorry. Hindi kasi kita napansin eh. Ano nangyari sa iyo, Angeline? Tumitiklop ka na kay Dustin. Kantsaw sa kanya ng kabilang bahagi ng isip niya. Sa susunod, titingin ka muna sa kaliwat kanan bago ka tumawid. Paano kung hindi agad ako nakapagpreno? Nabangga ka na sana ngayon. Sermon pa nito sa kanya. Bumuntong hininga ito. Nasaktan ka ba? Halata ang pag-alaala sa boses ng binata. Napangiti siya. Iglap ay nawala ang inis na naramdaman niya kanina dahil sa pananermo nito. Okay lang ako. Yan na ba lahat ang gagamitin natin? Tumangon siya. Kinuha nito sa kanya ang mga pinamili. Halika na. Ipinagbukas siya nito ng kotse. Pagsakay niya, ay saka tulumigid sa driver's side. Hey, alam mo ba kung kailan nung umi si Diego? Tanong niya nang umaandar na ang sasakyan. Matagal bago ito sumagot. Hindi. Masungit na tugon nito. Bad mood na naman siya. Kumusta ang practice? Pag-iba niya sa usapan. Okay lang. Matipid na sagot nito. Sorry na. Promise. Sa'yo ko ibibigay ang kalahati na mabibake natin cupcakes ngayon. Ano yari ito? Bilang pagka-attempt na umuin ito. I don't want your cupcakes. Tutulungan lang kita mag-bake.
Kapag natikman mo iyon, siguradong magugustuhan mong iuwi sa inyo ang lahat ng magagawa natin. Whatever. Bakit ba ang sungit mo na naman? Dinapigilan niyang tanong. Sa'yo lang. Oo nga. Bakit sa akin lang? Saka diba, okay na tayo. Bakit parang balik na naman tayo sa dati? Tanong niya. Kada isang minuto yata, tuwing magkasama sila noong sa isang lugar, ay nagbabago ito ng mood. Lalo na, kapag malapit lang si Diego at inaasar siya nito. Hindi ito sumagot. Sa halip, ay binilisan nito ang pagkapatakbo ng kotse. Ilang sandali lang, ay nasa bahay na sila. Susunod na lang ako sa inyo. Mag-miss and place ka na para pagpunta ko roon ay magluluto na tayo. Tumango lang siya pagkatapos ay kinuha mga grocery bag at tumuwi na sa kanila. Tiyempong na makatapos siyang i-set up ang mga ingredients at gagamitin nilang baking utensils ay dumating si Destin. Nagulat siya na makita na kasama nito si Tita Mafe. Habang gumagawa sila ni Destin ng cupcakes ay naroon at nakatunga nga sa kanila sina Tita Mafe, Yaya Linda at ang mama niya. Ma, wala ka bang gagawin ngayon? Tanong niya sa kanyang ina na nakikipagchikahan kina Tita Mafe at Yaya Linda habang panaka-naka ang pagsulyap sa kanila ni Destin. Naipasa ko na ang designs ko kahapon kaya pahinga ako ngayon. Anito, saka bumalik sa chikahan. Isang freelance interior designer ang kanyang mama. Dito nagmana ng galing sa pagguhit ng kanyang ate Tony, isa namang architect. Siya naman ay mana sa kanyang papa na mahilig sa negosyo. Nagsabi na nga siya sa kanyang papa sa kumpanya ng mga ito siya magtatrabaho pagka-graduate niya. Kasi export business sa kanyang papa at kasama nito ang kaibigan na si Tito Bart sa pagkapatakbo niyon. Mami, wala ka bang pupuntahan ngayon? Tanong naman ni Destin kay Tita Mafe habang naghihiwa ng kalabasa. Tapusan niyang ilaga at balata ng patatas. Si Destin naman ang bahala sa kalabasa. She was scooping out avocado meat. Beblender niya iyon pagkatapos. Pahinga rin ako ngayon. Teka nga, pinapaalis niyo ba kami? Tanong ng kanyang mama. Hindi naman sa ganoon, ma. Hindi lang kami makapag-concentrate dahil parang binabantayan niyo kami. Sagot niya. Aba, masama ba iyon? May hawak kayong mga kutsilyo. Mamaya niyan, magsaksakan na lang kayong dalawa. Sabi ni Tita Mafe. Nagkatinginan sila ni Destin sa kanapailing. Kayo ba eh, totoo magkabatina? Tanong ni Tita Mafe. Oo naman, Tita. Makikita niyo naman na sa mga susunod na araw, mag-best friend na kaming dalawa ni Destin. Nakangiti niyang saad. Mabuti naman kung ganoon. Mapapanatag na ang kalooban namin ni Nina kung magkakabati na nga kayong dalawa. Mafe, mas maganda kung magiging magnobyo na silang dalawa. Singit naman ni Yaya Linda. Yaya, saway niya rito. Bakit? Wala namang masama sa sinabi ni Yaya Linda. Dagdag pa ni Tita Mafe. At posible namang mangyari iyon dahil bagay naman silang dalawa. Segunda naman ang kanyang mama. Mothers, lalong din na siya nang tataka ngayon kung bakit walang violent reaction ng mga ito hinggil sa nangyari sa Trescas. Siya, iwan na nga natin ang dalawang iyan. Mafe, Nina, mukha namang hindi magsasaksakan ng mga iyan eh. Ani Yaya Linda. Malis ang tatlong audience nila. Nung sulipan niya si Destin ay nakita niya na tila may sinusupil itong ngiti. Bilisan mo nga riyan. Sabi niya rito. Opo kamahalan, ani Destin sa kanya. Ipinagpatuloy na nila ang paghihiwa. Pagkilipas ng isang oras, hinahango na nila sa oven and tray ng naluto ng cupcakes. Palalamigin muna nila ang mga iyon bago lagyan ng icing. Nagsimula na magtimpa ng ingredients para sa icing si Destin. Tikman mo nga kung okay na ang lasa, sabi nito sa kanya. Pagharap niya, ay hindi niya alam na nakatutok pala sa mukha niya ang icing na nasa hintuturo nito. Kaya sa pulang kanyang ilong, pink pa naman ang icing. Mukhang sinadya nito iyon dahil tawa ito ng tawa. His laughter brought liveliness to their home. Napakasarap talagang pakinggan
ng tawa nito. Pinagtatawanan mo ba ako, ha? Kinudlit niya ng 5 daliri sa kanang kamay ang bowl na naglalaman ng icing. Pagkatapos ay isa-isa niyang pinahiran ang noo, ilong, magkabilang pisngi at ang huli ay ang mga labi nito. Pero hindi niya inaasahan ang ginawa nito. Gustong kukudlitan niya ang mga labi nito nang ibuka nito ang bibig. He licked her index finger. His lips were so soft and his mouth was so warm. Nag-init ang magkabilang pisngi niya at nagrigudan ang kanyang puso. Agad niyang binawi ang kanyang kamay. Okay naman pala ang lasa. Masarap. Tapusin na natin ito. Okay naman pala ang icing. Nauutal niyang sabi. Pakiramdam niya ang init-init sa paligid. Nagsisimula na siyang gitian ng pawis sa noo at nalalamig na rin ang mga kamay niya. Pakiramdam din niya, mamaya lang, ay magsisimula na siyang manginig kapag hindi pa tumigil si Dustin sa pagtitig sa kanya. Kakaiba kasi ang mga titig nito. Desire was visible in his eyes. Maya-maya ay lumapit pa lalo ito sa kanya hanggang sa magkadikit ang mga katawan nila. Napakasulat siya dahil parang napasok siya sa init na tila sumisingaw sa katawan nito. They were so close to each other. Their noses almost touching. Matangkad ito at matangkad din siya kumpara sa isang karaniwang Filipina. At mataas ang sole ng slippers niya kaya halos magkapantay silang dalawa. Wala sa loob na napalunok siya habang nakatitig dito. Nang tingnan nito ang mga labi niya, ay lumaktaw yata ng tibok ang puso niya. Unti-unting lumapit ang mukha nito sa mukha niya. Angeline, Dustin, ta... Pabiglang itinulak niya si Dustin nang marinig ang boses ng kanyang yaya. Nahihiyang tumingin siya kay Yaya Linda na tila napako sa kinatatayuan sa bungad ng kusina. Nagpabalik-balik ang tingin nito sa kanilang dalawa ni Dustin. Yaya Linds? Nina, Mafe! Malakas na tawag nito sa mga ina nila. Yaya Linds! Natatakot niyang sa way rito. Tumingin siya kay Dustin pero abala na ito sa paghuhugas ng kamay. Humahangos naman na sumugod sa kusina si Tita Mafe at ang kanyang mama. Bakit? Tanong nito. Anong nangyari, Manang? Tanong naman ang mama niya. Nakita ko silang, ano, Manang? Tanong ang dalawang matandang babae. Mami, Tita, don't worry. Walang nangyari. As wala sabi ni Dustin. Tila, walang nangyari. Nalagpaalam si Dustin sa mama at mami nito, pati na rin kay Yaya Linda. Laglag ang mga balikat na sinundan na lamang niya ng tingin ang papalayong figura ng binata. Pero kung hindi ako dumating, ay siguradong may mangyayari. Ano, Yaya Linda? Hindi gaya kanina. Tila excited pa ang tono ng kanyang yaya ngayon. Mukhang nakabawi na ito sa pagkagulat. Yaya? Hey, pretty ladies, bili na kayo ng cupcakes. Napangiti si Angeline dahil konto na pagkapakyot si Zach habang nagbebenta ito ng cupcakes niya. Ito ang pinaka-playboy na player sa varsity team. Kasama na nito ngayon ay 7 players ng team na sina Zach, Colby, Zephyr, JM, Jetro at Prime. At syempre, si Dustin. Hindi naman sila nahihirapang kumbinsihin ang mga ito dahil pati si Coach Andrade ay pumayag. Tumutulong ang mga ito sa pagbebenta niya tuwing walang practice at klase ang mga ito. Mabuti na lang at walang conflict iyon sa vacant time niya. Ang gwapo talaga nilang lahat, Angeline. Kinikilig niya sa Adi Maylin. Nakatambay ito sa kanyang stall. Unang batch na ito, gaya nina Dustin, Zian at Tiana. Kaya wala nang iniintindi pa ang mga ito. Mababango pa, dagdag pa ni Zian, na siyang siya na napapaligiran ito ng mga nagagwapuhang varsity players. Pero kay Dustin pa rin ako. Para sa akin, siya ang pinakagwapo sa kanilang lahat. Pabulong na sabi ni Yana. Dahil sa tabi lang niya si Dustin at nagbibilang na napagbentahan nila. Mukhang narinig Dustin si Yana kaya nakakunot noong bumaling ito sa kanila. Napasinghap si Yana at saka nag-iwas ng tingin.
Kaya pa ba, Dustin? Tanong niya rito. Ng mga nakaraang araw ay inseparable na sila. Hindi na rin niya ito inaaway, kaya hindi na sila nagbabangayan. Tuwing nangaasar ito ay sinasakyan na lang niya. Hindi na rin ito nagiging moody. Tila naging instant friends with benefits sila at makakasali na ang kanilang village sa friendliest village dahil Batina ang pinakpopular na asot po sa roon. She was starting to see him no longer as an enemy but as a man and a friend. She had to admit that she was beginning to like him. Mula na munti ka sila magkahalikan habang gumagawa sila ng cupcake sa bahay nila. Tuwing makikita sila magkasama ng mga nanay nila ay tinatapunan sila nito na makahulagang tingin. At siya, kahit isang minuto, ay hindi nakatulog ng gabing iyon, kaka-replay sa isip ng nangyari. Pero kinabukasan ay mataas pa rin ang energy niya. Nakita na niya ang good side nito na hindi niya nakikita noon dahil inis niya rito. Kapag magkasabay silang umuuwi o pumapasok at tumihinto ang kotse nito sa stoplight at may mag-alok na bata ng sampagita sa kanila, pinapakihon nito ang tindahan ng mga bata at dinadala nito sa chapel sa village nila. Natuklasan niya na mahilig pala talaga ito magluto. Paborito niya ang recipe nito na lasagna. Minsan ay magkasabay sila nag-jogging nito pagkatapos ay tutuloy na sila sa Trescas. Tandang-tanda pa niya noong unang pumasok sila sa Trescas na nagtatawanan at nagbibiruan pa. Gulat na gulat ang mga crew, maging si Ate Camia. May mga espekulasyon na sila na raw ni Destin, lalo na nang kumalat sa Facebook ang stolen shots nila habang magkasama sa university premises. Kinuna na iyon ni Leslie ang gumawa ng fanpage ni Destin. Kinausap nila si Leslie na huwag nang uulitin iyon dahil baka pagsimulan iyon ng kung ano-anong espekulasyon. Nahihiya naman, humingi ng pamanhin ito sa kanila. Wala talaga silang relasyon ni Destin. Ni hindi nga naging malinaw sa pagitan nila ang nangyaring halika na iyon sa bahay nila dahil sumingit agad ang kanilang mga nanay. Tuluyan na rin niyang kinalimutan ang mission niyang make Destin like you for his brother. Pakiramdam kasi niya ay magkaibigan na talaga sila at ayaw niyang haluan ng mali siya iyon. Study partners na rin sila at dahil doon ay nila siya ng kapatutor pa kay Diego. Kayang-kaya na nila ni Destin iyon. Kaya pa, pero nagugutom na ako. Sagot nito, o sige, kami na ang bahala rito. Aniya, eh ikaw, kakakain ko lang ng cupcakes eh. Hindi ka pa ba nagsasawa riyan? Baka naman bukas ay magmukha ka ng cupcake. Pangaasar nito, well, I'll make sure that I'm going to be the cutest and prettiest cupcake in the whole world. Nakangisi niyang sabi. That's for sure. He smiled. Nagisang linya ang mga mata nito. She suddenly wished he hadn't smiled like that because her heart seemed to skip a bit. He had a perfect set of teeth. She loved the way he smiled so much that she felt selfish at times. Gusto kasi niya na siya lang ang hiningitian nito ng ganoon. And every time he smiled at her, her heart thumped like crazy. Hindi yun nagawa ng kahit sinong lalaki na kanyang nakilala at naging crush niya, kahit si Diego. Ang gwapo mo talaga, Destin, sigaw ni Zian. Correct, segunda naman ni Namaylin at Tiana. Hindi lang naman si Destin ang gwapo ah, protesta ni Zack. Siyempre, gwapo ka rin Zack, sabi ni Maylin. Oh, that's good, thanks. Kaya na tayo, Angeline. Yaya ni Destin sa kanya. Sige na, samahan mo nang kumain si Destin. Baka ikaw ang kainan niyan, biro ni Maylin. Sigurado kayo? Oo naman, sabay-sabay na sagot ang mga ito. Naglakad sila ni Destin patungo sa McDo. Pagpasok nila ay may isang crew na nagbigay sa kanilang isang perasong papel. Maglagay raw sila roon ng kung ano-anong banat lines o cheesy quotes basta sweet at may patama. Noong una, ay ayaw pa ni Destin natanggapin ang isa, pero pinilit niya ito. O murder muna sila, bago humanap ng pwesto. Nang matapos, ay nagpa siya silang pumwesto sa pinakasulok.
Nagsimula na siya magsulat ang cheesy quote. Definition of destiny, something that is meant to be. For example, you and me. Tinext lang iyon noon sa kanya ni Zian na mahilig sa quotes. Ipinakita niya iyon kay Dustin at ngumawi ito. Ang corny mo, komento nito. Ang yabang mo naman, sige nga. Magsulat ka ng hindi corny dyan at maganda ha. Numisi lang ito sa kanya, pagkatapos ay nagsulat na. Nang makita niya hindi na ito nagsusulat, ay kinuha niya rito ang papel pero ayaw nitong ibigay sa kanya. Ang daya mo naman, masahin mo, utos niya rito. Ayoko nga. Sus, ang sabihin mo, mas corny iyan kesa sa sinulat ko. Pangaasar niya rito. Sweet to, anito. Patingin nga ako. Tumayo siya mula sa kanyang inuupuan at akmang aagawin ang papel dito. Pero maagap na iniiwas ito iyon sa kanya. Hindi na ito tinigilan sa pangungulit. Ang sweet naman. Narinig niyang kinikilig na saad ng isang babae sa katabi nilang mesa. Tumigil siya sa ginagawa at nahihiya bumalik sa kanyang upuan. Diba? Si Dustin Ignacio iyon. Yan pala yung girlfriend niya. Bagay sila, sabi ng isa pang babae na kasama ng unang nagsalita. Lalong nag-init ang mga pisngi niya. Akin na nga yan, pilit niya. Nang sa wakas ay makuha na niya ang papel ay binasa niya ang nakasulat doon. Sabi sa signs, nasa dibdib daw ang puso. Pero bakit iyong sakin? Nasa iyo. Natatawa, tinignan niya ito. Spell corny. Y-O-U. Tukso niya rito. Pero tama ka ha? Sweet. Whatever. Kumain ka na nga lang, sabi nito. Nginisihan lang niya ang binata. Inaabot niya ang fries pero ayaw nitong ibigay iyon sa kanya. Did you know that the amount of nicotine in one cigarette is as deadly as the cholesterol in one french fry? Tanong nito. Inirapan lang niya ito. Umorder pa sila noon kung hindi rin lang pala nila kakainin. Pero maya-maya ay minaisip siya. Tinignan niya ito. Seryosa umukha. Girlfriend mo na ba ako? Tanong niya rito. Tumigil ito sa pagkain at mataman siyang tinignan. Huwag kang magtanong ng ganyan. Pasupladong sabi nito. Come on, just answer it. Gusto mo ba? Seryosong tanong nito. Tila biglang naumid ang kanyang dila. She was trying to act out the McDo commercial featuring a little girl and a little boy. Pero sa tono ng pananalita ni Dustin ay tila hindi nito nasakyan ang trip niya. Forget it, sabi niya na hindi siya sumagot. I was trying to act out the commercial, yung sa dalawang bata, na kayo kong paliwanag niya. Tumigil ito sa kanya. Akala ko, umiling ito. Forget it. Ulitin mo. Anito? Ha? Huh? Ask me again. Nakangiti ng udyok nito sa kanya. Ngumiti na rin siya. Girlfriend mo na ba ako? Ayoko nga. Aswal itong sabi. Bakit? Nakapangulong baba na yung tanong. Demanding kasi yung girlfriend eh. Gusto ganito. Gusto ganyan. Hi, ewan. Gusto ko lang naman ng McDo fries eh. Ginaya niya ang huling ginawa ng mga bata. Na magkatitigan sila, ay sabay pa silang nagkatawanan. Noon lang nito binagi sa kanya isang kahon ng fries na kanina pa niya hinihingi rito. Love ko to, sabay pa nakanta nila. Parang gusto niyang palitan ang kinanta nila ng love kita. Oh God, she has to get her heart checked. Diego, how are you? Masayang bunga de Angeline dito. Sabado iyon ng gabi. Nagdesisyon siyang tawagan ito para kumustahin at para na rin makasiguro siya sa nararamdaman para dito. Ilang linggo na rin itong nasa Cebu. Namimiss na niya ang binata pero hindi kasing sindi iyon ng dati. Isang oras lang niyang hindi ito makita ay magte-text siya agad dito at kukumustahin ito. In fact, mula na magkaayos silang dalawa ni Dustin ay madali lang na niya itong maisip. Angeline, bakit ka napatawag? This oras na ng gabi ah. Diego, I was asking about you. I'm fine. Thank you for asking.
How about you? Sumimangot siya. Ang typical naman ng answer mo, nakakainis, aniya. Tumawa ito. Okay nga lang ako eh. So, bakit ka nga napatawag? Tanong nito. Kinukumusta nga lang kita. Pwede mo naman akong i-text na lang. O baka naman may problema ka. Care to tell me what it is? Tanong nito. Hindi na pwedeng sabihin dito kung ano ang totoong rason ng pagtawag ni Rito. She had been expecting to feel the same thrill, eagerness, and excitement she felt whenever she heard his voice. Pero wala siyang nararamdaman ganoon ngayon. Parang na flat line ang kilig na dati niyang nararamdaman para dito noon. Wala naman. Umuwi ka na ha? Namimiss ka na namin dito. Tumawa ito. Uuwi na rin ako riyan. Malapit na. May tinatapos lang ako. Kailan? Surprise! Oh, sige na, Angeline. I'm kinda tired, so I'd like to sleep well tonight. Would you mind if... No, of course not. It's okay. Sorry sa istorbo. Ingat ha. Bye. Aniya. Napapailing at natatawa si Angeline sa sarili habang inaabangan niya sa paglabas si Dustin ng bahay ng mga ito para mag-jogging. Daig pa niya ang lalaking naghihintay sa date nito. Kung tutuusin, ay wala na mga pinagkaiba ang araw na iyon sa karaniwang jogging din nila ni Dustin, maliban sa isang bagay. Napagtantunay ang hindi na lang basta kaibigan o kaaway ang tingin niya rito. Mahal na niya si Dustin. Na marinig niya bumukas ang gate ng bahay ng mga ito, ay agad na umayos siya ng tayo. Nakita niya ang hardinero ng mga ito sa simang isko. Angeline, ang aga mo ah. Puna nito. Mag-jogging po sana ako. Aniya. Mainam nga naman na maaga kang gumising para hindi mainit mamaya. Hinihintay mo ba si Dustin? Opo sana eh. Gising na po ba siya? Oo, hintayin mo na lang at lalabas na iyon. Mukhang maganda na naman ang araw na ito para sa inyo. Ano? Anito? Saka siya binigyan ng isang makahulugang ngiti. Asot po sa kayo kung mag-away noon. Pero tingnan mo ngayon at nagkakamabutihan na kayo. Masaya po kasi kung walang away sa paligid. Di po ba? Sana lang ay magtuloy-tuloy na yan, Angeline. Ngiti lang ang isinagot niya sa matanda. Nagpaalam nito may bibilhin sa palengke. Siya naman paglabas sa Dustin ng gate. Good morning. Bati niya rito. Good morning. Ganting bati nito sa kanya. Ang aga mo yata. Maaga lang akong nagising. Tara na. Yaya niya rito. Okay. Nagsimula na sila mag-jogging. Tahimik pa ang buong village nila dahil maaga pa. Kahit mayroong naglalakad-lakad na sa kalye. Nang tumapat sila sa bahay ni na Freya, ay kumunot ang noon niya. Nakahinto ang kotse ni Prime doon. Nakita niyang lumabas ang kotse ng lalaki si Freya at padubog na isinara ang car door. Sunod na lumabas si Prime, tila nagtatalo ang mga ito. Mabilis na nilapitan nila ang dalawa. Something wrong? Nag-alala niyang tanong sa mga ito nang sila ay makalapit. May LQ kayo? Biro ni Dustin. Excuse me, wala kaming relasyon, tanggi ni Freya. Meron, amo ako, alipin kita, kontra ni Prime. Bumaling siya sa kaibigan. Talaga? Kailan pa naging alipin si Free? Amis niya ang tanong. Angeline, I'll talk to you later, naiinisasabi ni Freya. Bago pa sila makapagsalita ay padubog, nalayasan sila nito at pumasok na sa bahay. Hey, slave! Hindi pa tayo tapos. Pahabol dito ni Prime. Bahala ka sa buhay mo. Sigaw nito ni Freya. Anong mayroon sa inyong dalawa ng kaibigan ko? Nangintriga na yung tanong kay Prime. Alipin ko nga siya eh. Eh kayo, anong mayroon sa inyong dalawa ni Dustin? Balitanong nito sa kanya. Bago pa siya makasagot, ay nagsalita na si Dustin. Sinong sasabang mo sa victory party? Tanong ni Dustin dito. I don't know. Baka si Daphne. Why don't you take Freya? Aniya? Nah, it would be complicated. Bakit naman? Tanong niya. Nagkibit lang ito ng mga balikat.
Nagpaalam na ito sa kanila, saka sumakay na ulit sa kotse. Kasunda na lang yan ang tingin, ang palayong kotse. Mukhang may namumuang something dito at sa kanyang kaibigan. Let's go! Kaya sa kanya ni Dustin. Tumakbo na ulit sila. Kailan yung victory party nyo? Tanong niya kapag Juan. Next Friday. Pagkatapos ng game 3, if ever, kami nga manalo. Sus, tiyak nang panalo na kayo nun. Pustahan pa tayo. You never know. So, magiging busy ka this coming week? Oo, sana nga hanggang game 3 lang. Yun ang plano namin. Sana nga manalo na kayo. Pero kung mananalo nga kayo, sino ang sasama mo sa party? Lakas loob niyang tanong. I don't know. Hindi naman importante kung may kasama ako o wala. Aswell itong sabi. Lihim siyang nadismaya na lumaas sa siyang siya ang alok nitong sumama. Mukhang one-sided na naman ang pagmamahal niya si Sang Ignacio. Nalungkot siya. Bumagal ang pagtakbo. Pero nang may maisip siya, muli siyang umagapay rito. Pwede ba akong sumama? Kami na Freya at Tracy. Gusto pala naming may experience na makadalo sa victory party ng varsity. Huminto ito sa pagtakbo at tinitigan siya. Napilitan siyang huminto rin sa pagtakbo. Sigurado kang iyon lang ang dahilan? Tila nanunod yung tanong nito sa kanya. I want to come with you. With Freya and... Hindi na niya naituloy ang sasabihin dahil bumaba na ang mga labi nito sa mga labi niya. Nanlaki ang kanya mga mata sa ginawa nito, and then his hand went up to her nape while the other caressed her face. His lips were urging her to open her mouth, and when she did, his tongue came in probing, urging her to respond. At dahil wala naman siyang experience sa paghalik, ginaya na lang niya ang ginagawa nito. Bawal ang PDA rito. Mabilis na naghiwalay sila ni Dustin na may magsalita. Nakita na si Tracy na katayo sa harap nila at ang luluksong nakatingin. Kasama nito ang 7 taong gulang na kapatid na si Yana na nakatunganga at ang lalaki ang mga mata habang nakatingin sa anak nila ni Dustin. Nag-init ang mga pisingin niya sa pagkapahiya. Pasimple, nagpalingalinga siya sa paligid. Mabuti na lang at wala ng ibang tao maliban sa kanilang apat. Kung hindi, magkakaroon ng part 2 ang skandal nila. Ang nauna ay ang nangyari sa Trescas. Ate, mag-boyfriend na ba sila kaya sila nagkikis? Innocent ang tarong ni Yana kay Tracy. Natawa si Tracy. Ano sa palagay mo, Yana? Nakangising tarong ni Tracy. Ikaw talaga, Trace, kung ano-ano ang tinuturo mo sa kapatid mo. Aniya, saka wala nang sasabihin. Sus, kayo nga rin yan. Ang bata pa ng kapatid ko. Pinupulit niyo na ang mga mata. At anong ibig sabihin ng kissing sinyo na yan? Huwag niyo sabihin, nagpustahan na naman kayo. Tracy, saway niya rito. Nakangisi, niyuko nito ang kapatid. Halika na, Yana. Nakakaistorbo na tayo eh. Iyon lang, at umalis na mga ito. Tila, nabalot ang tensyon ng paligid nang maiwan na ulit silang dalawa ni Dustin doon. Natatakot siyang tumingin dito dahil sa nangyari. Tumingin ka naman sa akin. Maya-maya ay sabi ni Dustin. Nang hindi siya tuminag, ay pinihit ito paharap dito ang mukha niya gamit ang mga daliri nito. Ha? Parang engot na sambit niya. Tumawa ito. So, sasama ka sa akin. Rather, kayo ni Freya at Tracy sa victory party namin. Nangingislap sa kapilyuhan ng mga matang tanong nito sa kanya. Tango na lamang ang nagawa niyang itugon. Dumating ang araw ng Biyernes. Nanood si Angeline ng game ni na Dustin. Kasama niya sina Freya at Tracy. Doon sila sa malapit sa ringside ang kaupo dahil sa kanya pinahawak ni Dustin ang mga personal na gamit ito. Tuwing nakaka-score si Dustin ay siya yata ang may pinakamalakas sa sigaw. Natutuwa siya kay Freya dahil pa rin ang tune nito para kay Prime. Pero nang intrigahin nila ito ni Tracy ay pasinghal na sinugod sila nito. Wala rin itong pakialam kay Prime pero todo ang tune nito sa team captain.
Kasama to sa utos niya sa akin bilang kanyang slave at wira nito. Hindi naman siguro niya sinabing mamalat ka sa kakasigaw sa pag-cheer sa kanya ah. Kantsaw rito ni Tracy. Hay nako, ewan ko sa inyo. Manood na nga lang kayo. Oh, Angeline, nagpi-free throw ang asawa mo. Sabi nito sa kanya, sabay turo kay Dustin na nakapwesto na sa free throw line. Go, Dustin! Shoot! Ubod lakas niyang sigaw. Oh, yan ang intrigahin mo, Trace. Mukhang in love na yan eh. Alfreya. So, kumusta ang kissing scene? Tanong ni Tracy sa kanya. Pwede ba? Private na yon. Private? Eh, sa kalsada kayo naghalik. Malakas ang sigaw ni Tracy. Tinakpan niya ang bibig nito. Huwag mong ipangalandakan. Marayon niya ang sabi. So, kayo na? Excited na tanong ni Tracy. Alanganing umiling siya. Hindi naman kasi nila napag-usapan ni Dustin kung ano na ang status nila. Pero para sa kanya, parang MU na sila. Tama na muna siguro iyon sa ngayon. Ako mo magsasalita si Freya nang maramdaman niya nag-vibrate ang cellphone ni Dustin mula sa loob ng backpack nito. Nang kunin niya iyon ay nakita niya may tawag ito mula kay Diego. Sinagot niya iyon. Hello, Diego. Malakas sa bati niya para marinig nito. Angeline? Oo, ako to. Naglalaro pa kasi si Dustin ngayon eh. Saglit na, natahimik ito mula sa kabilang linya. Sure, wala pala akong karamay ngayon. Kumunot ang kanyang noo. Diego, lasing ka ba? Bakit ganyan ang boses mo? Teka, nasaan ka ba? Tanong niya rito, pero hindi na ito nakasagot dahil naputol na ang tawag. Nag-aalala, ni-scroll niya ang numero nito at tinawagan ang binata, pero hindi nito sinasagot iyon. Ilang beses na yung sinubukan tawagan, pero hindi pa rin ito sumasagot. Nagpa siya siyang tawagan si Tita Mafe at tinanong dito kung nasaan si Diego. Nasa kondo unit nito ang binata. Kararating law daw, galing ng Cebu. Sinubukan ulit niyang tawagan si Diego. Gayun na lang ang kanyang pasasalamat nang dahil sa wakas ay sinagutan nito ang tawag. Diego, bakit ka naglasing? Malakas na tanong niya rito. Angeline, can you come here? Okay ka lang ba? Tanong niya. I'm not okay. She dumped me for that stupid guy. Anito, sa garalgal na boses. What? Okay, stay there. Pupuntahan kita, okay? Nag-aalala, sabi niya rito, saka tinapos ang tawag. Bumaling siya, kina Freya at Tracy. Girls, I need to go. Bakit? Sabi na tanong ng mga ito sa kanya. Tumawag si Diego. Parang lasing. Pinapapunta ako sa kondo niya. Nag-alaala ako para sa kanya. Baka kung anong gawin nun eh. Parang malaki ang problema. I need to make sure he's okay. Paliwanag niya. Paano si Dustin? Ani Freya? Susunod na lang ako sa party mamaya. For sure, sila nang mananalo niyan. I-text nyo na lang ako kapag pagpunta na kay Ron, ha? Susunod ako. Sasamahan na lang kita. Alok ni Tracy. No, dito ko na lang, Trace. Ikaw na muna ang bahala kay Dustin, ha? Habang wala pa ako. Bili niya rito. Ibinigay niya sa mga ito ang mga gamit ni Dustin. Kapag kuwan, ay dali-dali na siyang lumabas doon. She left for another guy, Angeline. Paulit-ulit, nasabi sa kanya ni Diego. Nang nasa kondo unit na siya ng binata. Awang-awa siya sa itsura nito. Umiiyak ito habang langulango sa alak. Ilang ba siyang bote na ng beer at alak ang nakakalat sa sahig nang datna niya ito. Paulit-ulit ding sinasambit ang pangalan ni Ate Camia. Hindi niya alam na in love pala ito kay Ate Camia. At may relasyon ng mga ito samantalang sinisiguro niyang updated siya sa nangyayari sa binata. Pero sa kabila ng kanyang natuklasan na iyon, wala siyang naramdamang sakit o bitterness. Right there and then, nasiguro niya na tuluyan na talagang
napalitan ni Dustin ang pwesto ng kuya nito sa kanyang puso. In fact, hindi pa nga naramdaman niya para dito ang nararamdaman niya ngayon para kay Dustin. Alam mo bang plano ko na siyang yayain magpakasal pagkagaling ko sa Cebu? Plano ko lang namang hayusin muna lahat bago kami pakasyal eh. Pero binalikan niya ang hype na lalaking iyon. Shit, hang syakit. Galit na sabi nito. Iyon ang unang pagkakataon na narinig niya nagmura si Diego. He was always gentle and mild-mannered. Pero iba pala kapag galit at masama ang loob nito. Sige lang, ilabas mo ang lahat ang hinanakit na nasa dibdib mo. Ano yan rito habang hinahagod ang likod ng binata? I love her, Angeline. Mahal na mahal ko siya. Siya gad hanggang buto. Ano itong umiiyak? Nang akmang dadamputin nito ang bote ng beer, ay pinigilan niya ito. Hindi na naman ito nagpumilit pa. Bakit pa niya binalikan yung tarantadong iyon? Akala ko, okay na kami. Gagawin ko naman ang lahat para siya kanya. Habang nagmamonolog ito, sa sama ng loob, pilit na kinapani ang dibdib niya, kami nararamdaman siyang sakit. Pero wala talaga, kahit katiting. Kung may nararamdaman man siya ng mga oras na iyon, awa at simpatsya lang para dito. Kung siya ang tatanungin, wala na nga hanapin pa si Ate Camia kay Diego. Nasa binata na ang lahat, pero alam din niya na wala siya sa posisyon para maghusga dahil hindi naman siya alam kung ano eksaktong nangyari sa mga ito. Nag-usap na ba kayo ni Ate Camia? Siguro naman, may valid reason siya kung bakit niya ginawa iyon, di ba? Aniya? Iyon na nga eh. Ayaw niya akong kausapin. Naiinis na bulalas ito. Hindi ko alam kung anong buong pangyayari sa pagitan ninyo. At hindi ko rin naman kilala ang lalaking sinasabi mo. Pero hindi niyo masosolve ang issue na yan kung hindi kayo magkakausap ng maayos. Kaya huwag kang tumigil hanggat hindi siya pumapayag na makipag-usap sa'yo. Kung mahal mo talaga siya, hindi ka basta-basta susuko. Payo niya rito. Sandali, natahimik ito. Maya-maya ay ngumiti. Tama ka. Hindi nga ako dapat sumuko. Ganyan. Ngayon naggalasing ka at nagmumukmuka riyan. Nakangiti na yung sabi. Thank you, Angeline, ha? You're always welcome. Pwede bang dito ka muna? I need company. Para makatulog ako ng maayos. Ano ito? Sandali, nag-alangan siya na maalaala ang victory party nila Dustin. Pero hindi naman kakayanin ng kanyang konsensya na iwan si Diego sa kalagayan nito ngayon. Sa huli, ay nagpa siya siya. Pare, hinihinay lang sa pag-inom. Paalaala kay Dustin ni Prime. Nasa wave bar sila sa timog kung saan dinaos ang kanilang victory party. Gaya ng inaasahan, nag-champion sila. Gustuhin man niya magsaya, hindi niya magawa. What's your problem? Tanong ni Colby. Huminga siya ng malalim para mawala kahit paano ang paninikip ng kanyang dibdib. Akala ko pa naman, okay na kami. Naunti-unti, nakukuha ko na ang kanyang loob. Pero shit, pinaasa lang niya ako. Damn, marini niyang sabi. Nang matapos ang laro at makakawala siya sa nakakagulong teammates niya at mga bumabati sa kanila. Masayang pinuntahan niya ang kinaroroon na ni Angeline, pero mga kaibigan lang nito ang nakita niya. Binigay sa kanya ni Tracy ang mga gamit niya na iniwan ni Angeline sa mga ito. Sinabi nito, nagmamadaling umalis si Angeline dahil tumawag daw ang kanyang kuya at pinapupunta ito. Biglang nawala ang excitement at saya na kanyang nararamdaman. Naisip nang ang kuya pa rin niya pala ang gusto nito sa kabila ng mga halik na pinagsaluhan nilang dalawa. Lalo pang sumama ang kanyang loob nang aksidente marinig niya ang pag-uusap nila Tracy at Freya. Masyadong nakakaloka ang babaeng iyon. Trace, mantakin mo, akala ko na in love na talaga siya kay Dustin. Pero isang tawag lang ni Diego. Nagkukumahog na siyang puntahan iyon, sabi ni Freya. Oo nga eh. Nakita ko pa nga sila na nag-kiss, kaya akala ko
in love lang siya kay Dustin. Kung sa bagay, hindi talaga basta-basta mawawala ang feelings kung tagal-tagal mong na-in love sa taong iyon. Sa kaso ni Angeline, malamang na sobrang in love talaga siya kay Diego. Kaya nang kailanganin siya niyon to the rescue agad siya. Saka, kaya nga niya ginawa ang misyon in the first place, di ba? Para kay Diego at para wala nang maging kontrabida sa pagkakagusto niya sa kuya ni Dustin, ani Tracy. Hindi na niya tinapos pa ang pakikinig sa dalawa. Kaya pala, pilit na nilalapit ni Angeline ang sarili nito sa kanya noon ay para mapaamo siya at hindi na siya maging hadlang sa pagkakagusto nito sa kanyang kapatid. Damn, it really hurts. He had always loved Angeline ever since they were kids. Pero dahil alam niya ang kuya niya ang gusto nito, kailangan niyang protektahan ang feelings niya para dito. Naging defense mechanism na niya ang pagsungitan at pagsupladahan ito kapag silang dalawa lang ang magkausap. Hangga't maaari din ay hindi siya umaalis ng bahay tuwing nagpapatutor ito sa kanyang kuya. Iniinis siya ito para madistract sa pagpapansin sa kanyang kuya. Paraan na rin niya iyon para mapansin ito. Talagang hindi niya gagawin. Magiging non-existence siya rito. Alam din niya na si Ate Camia ang mahal ng kanyang kuya. Pero hindi naman niya magawang sabihin iyon kay Angeline dahil ayaw niyang masaktan ito. Kung malalaman man ito ang tungkol doon, ayaw niyang sa kanya manggaling. Ingit-ingit siya sa kanyang kuya dahil narito ang undivided attention at affection ng babaeng mahal niya. Kaya naman, nang lumapit sa kanya ang dalaga at makipag-ayos, kahit may pag-aalinlangan siya nung una, hindi rin napigilang matuwa. Magagawa na niyang iparamdam dito na mahal niya ito. Si Angeline ba ang problema mo? Panguhula ni JM. Tumungo siya. Paano ka naman niya pinaasa? Tanong ni Drix. Nakipaglapit siya sa akin para makuha niya ang loob ko. Nang sa ganoon, hindi na ako maging hadlang sa pagkakagusto niya kay kuya. That's foul, komento ni Colby. Paano mo naman nalaman na pinapaasa ka lang niya? Tanong ni Prime. Ask them, sabi niya sabay turo kina Freya at Tracy na nasa katapat nilang mesa. Tumayo si Prime. Freya, lumingon ang babae. Sinan niya siya rito ni Prime na lumapit. Padabog at nakasimangot na naglakad ito patungo sa kanila. Ano pa may paglilingkod ko sa inyo, kamahalan? Sarkastiko ang tono na tanong nito kay Prime. Nakipaglapit nga lang ba si Angeline kay Dustin dahil gusto niyang mapalapit kay Diego at para wala nang makakahadlang sa pagkakagusto niya kay Diego? Diretsahang tanong ni Prime dito. Kitang-kita ang pagkagulat sa mukha ni Freya nang tanongin ni Prime. Nag-iwas ito ng tingin. Hindi ko alam. Sa tingin ko, dapat si Angeline ang tanongin niyo tungkol dyan. Freya, narinig ko ang pinag-uusapan niyo kanina ni Tracy. Hindi nakatiis na sabad niya. Namutla ito. Dustin, opinion lang namin ni Tracy ang mga narinig mo kanina. Hindi namin alam eksakto kung ano ang talaga nararamdaman niya para sa'yo. Yun naman pala pare Ani Zephyr. Tell me Freya, ang mission ba ni Angeline na sinasabi niyo ay ang kunin ang loob ko para hindi na ako maging hadlang sa pagkakagusto niya kay kuya. Ha? See? Apakla niyang sambit. Maya-maya ay lumabit si Tracy sa kanila. Free, hindi na rin makakarating si Angeline kasi kailangan doon niyang samahan si Je. Biglang napahinto sa pagsasalita si Tracy na makita makulimlim ang anyo ni Dustin. Tila, lalo yatang sinaksak ang puso niya sa narinig na sinabi ni Tracy. Hindi na siya nakatiis. Tumayo siya at lumayo sa grupo. Ngayon niya napatunayan, napaka-imposible na mahalin din siya ni Angeline. To her, he would always be the villain in her fairy tale. Kinaumagahan, ay maagang nagising si Angeline. Nang lumabas siya ng kwarto ay pinagamit sa kanya ni Diego, nakita niya na sa kusina na ito at sa puwang ulo. Malamang na may hangover ito. Ipinagtimpla niya ito ng kape.
Sa kabila ng problema nito sa pag-ibig, ay masaya silang kumain ng almusal. Ikinuwento niya rito, nag-text sa kanya si Tracy at sinabi, nanalo si na Destin. Nagplano sila na gumawa ng surprise victory party sa bahay ng mga Ignacio para sa team ni Destin. Paraan na rin niya iyon para makabawi sa binata dahil hindi na siya nakapunta sa victory party ng mga ito. Pagkatapos silang kumain, ay nag-ayos sila ng unit at nagpunta sila sa supermarket para mamili ng ihahanda nila sa party na kanilang gagawin. Okay lang naman na malate siya ng uwi dahil ang nagdaang gabi pa niya na ipagpaalo sa mama niya na sa condo unit siya ni Diego. Pinayagan naman siya nito na samahan ng binata dahil hindi na naman iba sa pamilya niya si Diego. Parang anak na rin ang turing dito ng kanyang mama. Tinukso pa nga siya ni Yaya Linda na narinig yata ang pag-uusap nila ng kanyang mama na si Diego pa rin daw pala ang kanyang gusto. Hindi na nito tinama dahil kung sakali gusto niya si Destin ang una makaalam na ito na ang kanyang mahal at hindi na ang kuya nito. Tinawagan din nila si Tita Mafe para abisuhan sa kanilang plano. Pero nagtaka siya nang sabihin nito na wala ro doon si Destin at hindi rin daw roon natulog ng nagdaang gabi. Pero okay lang daw kung balak nila ni Diego na maghanda para kay Destin. Ito na ro ang bahalang kumantak sa anak. Nag-alaala siya para sa binata kung ano-anong senaryo ang pumasok sa isip niya. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Tanong ni Diego na marahil ay mapansin nito na balisa siya. Nasa supermarket na sila. Eh kasi, sabi ni Tita Mafe, hindi ro natulog sa inyo si Destin kagabi. Baka naman nakainuman kagabi at nakitulog na lang sa isa sa kanyang mga kaibigan. Okay nga sana kung ganoon. Pero paano kung nasilo na ito ng isa sa mga babae nagpapakyut dito sa sobrang kalasingan? Baka kung ano na ang nangyari sa kanya. Kailan ka pa nagkaroon ng pakialam sa kanya? Amused na tanong nito. Umiwas siya ng tingin. Ay nako, halika na nga at makauwi na tayo. Tinext niya sina Freya at Tracy na pumunta kanina Destin mamaya para sa kanilang surprise victory party para sa huli. Sinabi niya sa mga ito na rin na mag-text sa mga katim ni Destin para pumunta rin doon. Pati ang mga kaklase nila ay pinapunta rin nila doon. Nang basahin niya ang reply ni Tracy, kumulot ang kanyang noo. Girl, I think that's a bad idea. Reply nito. Tinanong niya ito kung bakit. Pero nauna niyang natanggap ang reply ni Freya. Ganoon din ang sinabi nito. Tinanong din niya ito kung bakit. You should talk to him privately, reply ni Freya. Lalo na siyang naguluhan. Tinawagan niya si Destin pero unattended ang cellphone nito. Nagmadali na sila ni Diego na umuwi. Pagbabang pagbaba nila ng kotse ni Diego, pumasok siya sa bahay ng mga Ignacio. Sumunod sa kanya si Diego. Nabungaran niya si Destin na nakahiga sa sofa sa sala. Suot para nito ang damit nito na nagdaang araw. Pinupunasan nito ni Tita Mafe. Binati niya ang ginang. Mabuti at andyan na kayo. Diego, tulungan mo akong iakit itong kapatid mo sa kwarto at umuwi ng lasing na lasing. Inahatid lang dito nila Prime dahil hindi makagulapay sa kalasingan. Ani Tita Mafe. Inilagpit ito ang palangganita na may tubig at bimpo na sa ulo na ni Destin. Ano pang nangyari, Tita? Nag-alaala niyang tanong na makalapit sa mga ito. May tumawag sa cellphone ni Diego kaya nagpasintabi muna ito sa kanila. Nagpaalam din si Tita Mafe na dadalhin lang sa kusina ang palangganita. Eksakto naman paglabas si Diego para sagutin ang tawag at pagpasok ni Tita Mafe sa kusina ay dumilat si Destin. Mukhang hindi pa ito gaanong nahuhulasan. Gusto mong malaman kung bakit ako nagkakaganito, ha, Angeline? Anito? Ha? Bakit? Tanong niya. Dahil sa'yo, ikaw ang problema. Ikaw ang problema ko. Galit na sigaw nito sa kanya. Napaatras si Angeline nang makita ang sakit at pait sa mga mata ni Destin. Hindi niya alam kung ano ang sinasabi nito. Ano? Masaya ka na ba? Dahil kayo na ni kuya? Ang galing mo rin, no?
nakipaglapit ka sa akin para makuha ang loob ko at hindi na ako maging kontrabida sa inaakala mong fairy tale love story ninyo. Pinaglaruan mo lang ako. Isa lang pala akong misyon para sa'yo. Dustin, paano nito nalaman ang tungkol doon? Naalala niya ang text na Freya Tracy. In ba ang tinutukoy ng dalawa? Cat got your tongue. Tama ba ang lahat ng sinabi ko? Di ba? Damn you, Angeline. Hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin ang ginawa mo. Mahal na mahal kita. Alam mo ba? Tumawa ito ng pagak. Paano mo nga pala malalaman? Wala ka namang ibang napapansin, kundi si Kuya. Dustin, it's not what you think. Nahihirapan niyang sabi. Then, what? Asik nito sa kanya. Pilit na tumayo ito, ngunit nabuwal din kaagad. Maagap na, inalalayan niya ang binata. Dustin, halika na sa kwarto mo at na makapagpahinga ka na. Ani Diego dito nang bumalik. Kuya, alam mo ba kung ano nararamdaman ko kagabi nang sabihin sa akin ng Freya at Tracy na pumunta sa kondo mo si Angeline? Ramdam na ramdam ko ang pagkatalo sa isang kalabang hindi naman lumalaban. Kuya, ingit-ingit ako sa iyo. Dahil nayayakap at nakakausap mo si Angeline. Samantalang ako, kailangan ko pang inisin siya para makausap ko lang. Hindi masama ang loob ko sa iyo dahil alam kong wala kang kasalanan. Pero hindi ko mapigilang maingit sa iyo dahil mahal ka ng babaeng mahal ko. Kung mahal mo si Angeline, bakit hindi mo sinabi sa kanya noon pa? Tanong ni Diego. Dahil ikaw ang kanyang mahal. Pero ikaw, narin na nagsabi, hindi ako lumalaban. You had every opportunity to make your move, but you never did. Sabi pa ni Diego. Diego, tama na. Ako ang may kasalanan nito. I'm sorry, Dustin. Umiyak na yan sabi. Ano nangyayari dito? Tanong ng kapapasok lamang na si Tita Mafe. Nang walang sumagot isa man sa kanila, ibinalingan siya ng ginang. Angeline, Ma, halika muna. Hayaan muna natin sila magkausap na dalawa. Yayari ito ni Diego. Iginiyan nito ang ina patungo sa itaas at naiwan sila ni Dustin sa sala. Dustin, let me explain. Aniya? Umiling ang binata. Kahit ano pang pagpapaliwanag ang gawin mo, hindi parang niya mababago ang katotohanan. Pinaglaruan mo lang ako. Galit na sigaw nito. Aminado ako na iyon nga ang unang bala ko. Pero eventually, na magkalapit na tayo, hindi ko na tinuloy iyon. Paliwanag niya. Huwag ka na mag-explain pa. Wala na rin namang saysay pa. Saka, nagtagumpay ka na, di ba? Kayo na ni Kuya. Giit nito. Hindi kami ni Diego. Dahil si Ate Cam, ang kanyang mahal. Nagka-problema sila at saglit na natigilan ito. So, alam mo na pala, hindi ka natatakot na baka gabin ka lang panakipbuta si Kuya dahil may problema sila ng babaeng talagang mahal niya. Hindi nga kami ni Diego eh. Bumuntong hininga siya. Dustin, maniwala ka sa akin. Mula na maging close tayo, kanalimutan ko na ang plano kong iyon. In fact, I fell in love with you. Pag-amin niya. Sinalubong niya ang tingin nito para may pahati dito at sincero siya sa sinabi. Pero tila, lalong nagalit si Dustin. Damn you, Angeline. Huwag mo nang dagdagan pa papanggap mo. Nilunok ko na ang pride ko sa pagtatapat ko sa iyo. Sana, huwag mo nang dagdagan pa ang ikakaawa ko sa sarili ko. Please, don't tell me you love me just because you pity me. Galit na sabi nito. Tumayo si Dustin at iniwan siya roon. Dustin, nagsasabi ako ng totoo. Mahal kita. Sigaw niya rito nang umakyat ito sa itaas. Hindi siya pinansin ang binata. Napaiyak na siya ng tuluyan. I guess, this is really the real meaning of love when it hits you. You just have to take it and bleed in the end. Masakit, pero tinanggap na Angeline ang lahat naman sa samang tingin at cold treatment sa kanya ni Dustin. Wala na magkasagutan sila sa bahay ng mga ito. Parang hindi na siya nag-exist kapag nagkikita silang dalawa. Nagtataka na ang ibang mga kaklase nila kung bakit biglang bumalik sila sa dating gawi ni Dustin
na hindi nagpapansinan. Mas lumala pa nga ro ngayon. Kung ano-anong alibay na lang ang naimbento niya para makaiwas sa mga pang-uusisa ng mga ito. Mabuti na lang at finals na week na, kaya matadivert doon ang atensyon ng kanyang mga kaklase. Ilang araw na lang at matatapos na ang semester. Naalaala niya ang sinabi ni Tita Mafe nang ikwento niya rito kung ano nangyari sa kanila ng bunsong anak nito. Give him space to breath and to figure out everything. Iha, nasabi mo na ang kailangan mong sabihin. Hindi man siya maniwala ngayon, I'm sure maliliwanagan din siya sa huli. Palamigin na lang muna natin ang ulo niya. It's for the best. Marahil ay tama ito, pero nahihirapan na siya sa pambabaliwala nito sa kanya. Excuse me, Miss Marquez. Ipinapatawag ka ni Dean Espino, anang assistant ng Dean nila paglabas sila ng room pagkatapos ng kanilang klase. Okay, sir. Susunod na po ako. Thank you. Tumingin siya sa gawin ni Destin, pero hindi ito nakatingin sa kanya. Nasa loob pa ito at nagbabasa ng libro. Wala pang susunod na klase sa room, kaya pwede pang tumambay ang ilang kaklase nila roon. Bumutong hininga muna siya bago sumunod sa assistant ng Dean. Good afternoon po. Bati niya sa mga staff ng Dean pagpasok niya. Good afternoon, Miss Marquez. Pumunta ka na sa loob at hinahanap ka na ni Dean. Sabi ni Ma'am Thelma, isa sa mga staff doon. Thank you po. Tumuli na siya sa loob ng Dean's private office. Binati rin niya ito. Good afternoon, Miss Marquez. Please sit down. Thank you po. Bakit yung po ako pinatawag? Aware ka naman siguro sa exchange student program na ginagawa ng university natin sa sister school natin, Queensville University sa Singapore, right? Opo, sagot niya. Taon-taon ay may pinapadalang estudyante sa Queensville University para maging exchange student. 3 months tumatagal sa naturang bansa ang estudyante pinapag-aral doon. Congratulations! You've been chosen to become the university's representative in QU. I'm sure marami kang matututuhan doon. Nakangiting informa ng Dean. Sigurado po kayo? Isang karangalan para sa kanya na mapili bilang exchange student. Pero ng mga sandaling iyon, ay hindi siya makaramdam ng lubos sa saya na sa nangyayari sa kanila ni Destin. Actually, kayo ni Destin Ignacio ang pinagpilian namin. Pero napag-desisyon na namin next time na lang siya ipadala doon. Miss Marquez, this is your chance to learn from the top caliber professors of our sister school. Hindi naman siguro lingit sa kaalaman mo na isa sa mga kanilang eskwelahan sa Singapore ang QU. Tumangon siya. Alam ko po, maswerte talaga mapipiling exchange student dahil maraming benepisyo makukuha ng estudyante mula roon. Ngunit, nag-anilangan siya. Hindi pa sila nagkakaayos si Destin, pero naalaala niya ang sinabi ni Tita Mafe. Baka yun ang space na kailangan niyang ibigay kay Destin. Tumingin siya kay Dean Espino. So, willing ka bang maging exchange student natin sa QU? Minga muna siya ng malalim bago sumagot. I'm in, sir. Good. I know. You won't let us down. Ipapatawag ka na lang ulit namin para sa papers na kakailangan mo. Okay po. Nagpaalam na siya rito at lumabas ang opisina nito. Nagpunta siya sa isang sulok ng benches at doon umiiyak. Hindi niya gustong malayo kay Destin kahit saglit lang. Pero tama si Tita Mafe. Bibigay niya ang space na kailangan nito. Sana lang pagbalik niya ay magkausap na sila ng masinsinan at magkaayos na silang dalawa. Oh, bakit ka umiiyak? Tinignan niya ang nagsalita. Nakita niya si Tracy. Pinahid niya mga luha. I'm going to Singapore. Ako ipapadala nila bilang exchange student sa QU. I'll be staying there for 3 months next sem. Balita niya rito. Wow! Talaga? Eh bakit parang hindi ka masaya? Hindi ba ito matagal mo ng gusto? Ako ang magiging representative ng university natin sa exchange program nila. I'll be staying there for 3 months.
Pero baka kapag nagustuhan ko roon, sabihin ko kay Papa na doon ko nalang ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Pwede naman iyon, Aniya. Angeline, malayo ang Singapore. Hindi na tayo magkikita-kita gaya ng dati. Saka malayo iyon. Kapag may umapi sa'yo, wala kang kakampi. Nalungkot na sabi ni Tracy. Huwag kang praning. Hindi na ako baby. Paano ako magiging independent kung palagi niyo akong binibaby? Kaya ko ang sarili ko, no? At patutunayan ko yun sa inyo. May pagmamalaki niyang sabi. Angeline, kung ginagawa mo ito, dahil kay Dustin, huwag. Kung gusto mo, kakausapin namin siya. Yan ang huwag na huwag mong gagawin. Look, this is a big opportunity for me. Don't you think so? Kailangan ko to grow. At tama si Tita Mafe. Kailangan ko muna bigyan ng space si Dustin bago kami muli mag-usap. Kailangan ko muna palamigin ang kanyang ulo. Paliwanag niya. Angeline, I'm sorry. Ano ka ba? Bakit ka nagsasorry dyan? Kung hindi ko ibinigay ang ideyang iyon sa'yo, hindi ka magkakaganyan. Hindi ka masasaktan. Sus, ano ka ba? Ginusto ko rin namang gawin ito eh. Kasi akala ko, hindi ako may in love kay Dustin. Ini-underestimate ko si Cupido. Tinawanan ko lang ang warning niyo noon ni Freya. Kaya heto ko ngayon at nasasaktan. Malungkot niyang sabi. Nagsisisi ka naman doon, di ba? Pati ako, nagsisisi na rin. Pagyaksi ang natawa sa sinabi nito. Hindi naman. Ang pinagsisisihan ko lang, hindi ako naging honest kay Dustin sa simula pa lang. The best thing we can ever feel in this world is to love and be loved. Masakit kapag nabigo. Oo, pero hindi ibig sabihin yon. Titigil na tayo sa pagmamahal. O siya-siya, tahan na. At baka maiyak din ako sa kakaimo mo. For now, tama ka nga siguro. Nabigyan niyo muna na Destiny ng space ang isa't isa para makapag-isip-isip. 3 months later, I'm home. Masayang sabi ni Angeline. Kararating lang niya sa kanilang bahay galing ng airport. Alas 10 ng umaga lumapag ang eroplanong sinakay niya galing ng Singapore. Hindi na siya nag-extend pa ng stay dahil kapagusto na nilang umuwi ng ka-exchange student niya. At sa kamisa-misa niya ang pamilya niya at mga kaibigan. Hindi pala niya kayang manatili roon ng matagal. Ang papatama lang niya ang sumundo sa kanya sa airport habang naghihintay roon sa bahay nila ang kanyang mga kaibigan. Welcome home, Angeline! Chorus na bati sa kanya ng mga ito ng mga kamag-anak, kapitbahay at family friends na nasa bahay nila para i-welcome siya. Naghanda kasi ng konti ang kanyang mama para pagsaluhan nila. Thank you! Masayang pasasalamat niya sa mga ito. O siya, mamaya nang kumustahan. Kumain na muna tayo. Anyaya ng kanyang mama. Bunso, malapit ang birthday mo. Ano bang gusto mo? Tanong ng kanyang papa. Birthday niya niya 2 araw mula ngayon. Spending time with my beautiful family is enough pa. Nakangiti niyang sabi. Weh, sabi na pag-react na ng Freya at Tracy. Oo nga, bakit? May iba pa ba? Alam ko, may iba ka pang gustong mangyari sa birthday mo. Ani Freya, makahulugan ang pagkakangiti. Oo nga bunso, kahit nakangiti ka ngayon, alam ko malungkot ka, deep inside, anang kanyang papa. And I don't want to see you hurt like that. Kakausapin ko si Des. Papa, iyan, huwag na huwag niyong gagawin. Dahil magagalit talaga ako sa inyo. I can handle that myself, okay? Sabi niya. Oh, bakit? Anong drama yan? Tanong ng ate Tony niya, kapapasok lang sa living room. Si Angeline kasi, kunwari pa ayaw. Pero gusto namang makausap si Destin, ani Tracy. Pinandilatan niya ito. Tinawanan lang siya ng kaibigan. Ba, maganda ngayong magkausap kayong dalawa. Who knows, may kakauwian na maganda iyan. Single naman kayo pareho. Nanunuksong sabi ng kanyang ate. Tama, siguro naman na Tracy at Freya. Uy, nagbablush, tudyo ng kanyang papa sa kanya. Papa, saway niya rito. Magplano na tayo para sa birthday mo. Dali, hikayat ni Tracy. Oo nga, ano bang wish mo?
Tanong naman ni Freya. Ang wish ko, huwag mo nang sabihin, baka hindi magkatotoo. Kami pansisihin mo, biro ni Ate Tony. Magtatanong-tanong kayo, tapos hindi naman pala ako patatapusin magsalita. Alam naman kasi namin kung ano ang wish mo eh, nakangising sad ng kanyang papa. Ano? Magsasalita pa sana mga ito nang biglang may sumigaw sa labas ng bahay. Ignacio family, yahoo! Malakas at masigla, tawan ko sino man mula sa labas. Nang tumayo sila para tingnan kung sino iyon, ay nakita nila si Diego. Si Diego ba iyon? Tanong ni Tracy. Tumangon siya. Pinapasok ito ni Yaya Linda. I'm getting married. Masayang sigaw nito na may kasama pang talon. Pagpasok na pagpasok pa lamang nito, hindi nila napigilang matawa sa niakto ng binata. Tila nanalo ito sa loto sa kasiyahan. Congratulations! Sabay-sabay nilang bate. Alam naman nila na sa Atikamya at wala nang iba ang babaeng mahal nito. Mukhang nagkaayos na ang dalawa. Masaya-saya para sa mga ito. Buti, napa-oo mo yun na pakasalan ka. Biro dito ng kanyang ate. Kung sila ni Dustin ay asot pusa kumag-away. Parang si Timon at pumba naman ng mga ito kumag-asaran. Huwag kang KJ Antonia. Palibhasa, palpak ang love life mo. Kaya ka nang-aasar. Angil Diego sa atin niya. Sige, ganyanin mo ako. Ipinapangako ko sa'yo, hindi ako aatan sa kasal mo, kahit paglupasay ka pa riyan. Anang kanyang ate. So, abat, oh, tama na yan. Dapat, happy-yepy-yehi tayo. Abot sa mga ito ng kanyang mama. Tito, ito kasi ang anak niyo eh. Sumbong ni Diego. Nakangiti, bumaling ito sa kanya. Anyway, birthday muna Angeline sa makalawa. Advance happy birthday. Ay, welcome back muna pala. Later action ka, Diego. Alam mo yon? Aniya. Masaya lang ako. Nakangiti nitong sabi. Ay, oo. Bulag kami. Para hindi makita iyon. Sarkastikong sabad ng kanyang ate. So, anong balak mo para sa birthday mo? Angeline. Tanong sa kanya ni Diego. Nagkibit-palikat lang siya. Any special request? No. Don't worry. Alam na namin kung ano ang request mo. Makahulugan itong sabi. Nakakahalata na ako ha. Kanina niyo pa ako pinagkakaisahan. Ano ba kasing tinutukoy niyo? Secret. Sabay-sabay, nasagot ang mga ito. Hi Angeline. Welcome back. Bata ni Catherine. Isa sa mga Sebastian sister. Kapatid dito ni Ate Camia. Kasama niya pumunta roon si Tracy para bumili ng ice cream. Hello Ate Kath. Kumusta? Hi, eto. Nababagot na sa buhay. Sabi nito, habang isa-isang pinapunch ang mga pinamili nila. Bakit naman? Wala ka bang bagong project? Tanong niya rito. Isa itong fashion designer. Ito ang gumawa ng gown niya ng kanyang debut. Gusto na nito umalis sa firm na pinapasukan nito dahil ayaw rin itong mautusan. Meron, pero tinatamad ako mag-isip ng bago dahil nakakainis ang boss ko. Gusto ko na siyang sapakin at saka nakakairita ang model siya. Akala mo nga kung sinong pagkagaganda, himutok nito. Natawa siya. Ate, advice ko sa'yo. Magtayo ka na lang ng sarili mong clothing line. Total, ayaw mo namang mautusan, di ba? Sayang naman ang talento mo kung hindi ka makakadiscover doon. May pera ka naman. Ganyan ba talaga mga artist? Ayaw mautusan? Pareho pala kayo ni Freya eh. Sabad naman ni Tracy. Tumawa si Ate Kath. Hindi naman. Saka na ako magtatayo ng sarili kong negosyo kapag maraming-marami na akong anda. Pare, tulungan mo rin ako ha? Anong isang pamilyar na tinig mula sa entrance door. Sabay pa silang napatingin doon ni Tracy. Nakita niya palabas ng cafe si Tresca si Zach kasunod si na Prime, Zephyr, Jethro at Jendrix. Lihim siyang nadismaya nang hindi makita si Destin. Anong ginagawa rito ng ugok na yan? Naiinis sa sambit ni Tracy. Nambaling kay Tracy ang kanyang atensyon. Sino? Nagkataka niyang tanong rito. Sino pa? Edi yung buwisit na si Zach Castillo.
Naiinis namang sabi nito. Balik po kayo. Nakangiting sabi rito ng isang cafe crew. Ang gwapo niya talaga, sir. Hindi napigil ang sabi ng isang pang crew kay Zephyr. Siya lang ba ang gwapo? Tinagareklamong sabi ni Zach. Namamalimos ka na pala ng papuri ngayon, Zacario. Biglang sigaw ni Tracy na halos ikabasag ng eardrums niya sa lakas. Napalungon tuloy sa kanila ang lima. Hey, Trace, nice to see you here. Nakangiting sabi ni Jethro. Damn, ilayo niyo ako sa babaeng iyan. She's wicked. Tila, takot-takot naman na sabi ni Zach. Magkakilala pala kayo? Tanong niya sa mga ito. Lumingon sa kanya si Tracy. Of course. Oh, I'm sorry, Angeline. Hindi ko pa nasasabi sa'yo na may bago na akong boyfriend. What? Why? How? Naguguluhan niyang tanong. Sa halip na sagutin siya ni Tracy, ay lumapit ito sa lima. Sumunod siya rito. Meet Zacario Agustin Castillo, my fiancé, she said in an irritated tone. Ikakasal ka na pala, Zach? Tanong ng mga babaeng galing sa loob ng cafe na nakarinig sa sinabi ni Tracy. No, don't listen to her. She's lying. Hindi magkandatutong tanggi ni Zach. Sa kabila ng pagkalito, sa mga pinagsasabi ni Tracy, hindi na napigilang matawa sa reaksyon ni Zach. Lumapit dito si Tracy. Come on, babe. Mabuti na lang at hindi ako mababaw at silasa. Kaya naiintindihan kita. Pero since ayaw mong ikaw magsabi na kakasala tayo, ako na lang ang gagawa. Tumayo ito sa isang stool na gamit ng crew. Para maglagay ng goods sa itaas ng shelf sa grocery. Listen up, everybody. I want you to know that Zach Castillo here is now engaged to Tracy Duazon. And that's me. Okay? Nagkaroon ng bulong-bulungan sa paligid. Kapag kuwan, ay bumaba ito ng upuan at napigtapik ang mukha ng nakangangang si Zach na halatang hindi makapaniwala sa ginawa ng kanyang kaibigan. Ang sweet naman, kinikilig na komento ni Ate Kath. Mukhang marami silang pag-uusapan ni Tracy mamaya. Hey, guys, gusto niyo bang pumunta sa bahay? Anyaya niya sa mga ito. Angeline, please lang, wag mo nang isali si Zach, ani Tracy. Akala ko ba, fiancé mo siya? Nanunod Joe, tanong ni Zephyr dito. Pinandilatan lang ito ni Tracy. Anong meron sa inyo? Tanong ni John Drake sa kanya. Konting salo-salo lang para celebrate ang pagbabalik ko. Nakangiti niyang sagot. Oo nga pala, welcome back. Pati sa kanya namang ito. So, how was Singapore? Tanong ni Prime. Okay naman, Singapore pa rin. Biro niya. Naputol ang pag-uusap nila. May marinig silang nagtawanan sa loob ng cafe, di kalayuan sa kanilang kinatatayuan. Nang tingnan niya kung sino ang mga iyon, parang pinukpok na maso ang puso niya. Nasa isang sulok ng mesa ng cafe si Dustin at may kasama itong maganda at sexy na babae. Mukhang masayang-masayang mga ito sa company ng isa't isa. No wonder mukhang oblisyo si Dustin sa presensya niya sa grocery store. Hindi ba kayo sasama sa akin? Tanong na lang niya sa mga ito para iwaksi ang selos na nararamdaman. Sorry, Angeline. May pupuntahan pa kasi kami eh. But we're glad you're back, sabi ni Prime. Okay lang. Sige, mauna na kami ha. Nakangiti niyang sabi sa mga ito. Lumabas na rin sila ni Tracy. Okay ka lang ba? Nagana lang tanong nito sa kanya. Yung totoo, hindi. Nagising si Angeline sa tunog ng ringtone ng cellphone niya. Nang tingnan niya ang wall clock sa kwarto niya, nakita niya pasado alas 8 na ng umaga. Napangiti siya. It was her 20th birthday. Kinuha niya ang cellphone at tinignan kung sino ang kanyang caller. Si Freya. Hello? Bati niya nang sagutin ang tawag. Wake up, sleepyhead. Happy birthday. I want you to know that I love you so much and I would do anything to make you happy. Kaya huwag ka magagalit sa amin, ha? What are you talking about? You'll see. Yun lang at naputo lang tawag. Napatitig lang siya sa cellphone. Tumingin siya sa kisame at nag-isip. Kapag kuwan, ay bumuntong hininga. Naalaala niya si Dustin. Papagad,
Thank you for giving me another chapter in my life. Sana po, makausap ko na si Destin. Tahimik na hiling niya. Maya-maya, ay nag-ring ulit ang kanyang cellphone. Si Tracy naman ang tumatawag. Hello? Happy birthday, Angeline. I love you. I want you to be happy. So huwag ka na magulat sa makikita mo sa baba ng bahay niyo, ha? Ha? Ano naman ang makikita ko? Secret. Iyon lang. At pinutulan nito ang tawag. Nakakulot noo tinignan niya ang phone niya. Ang weird ng kanyang mga kaibigan ngayon. Pero na-excite siya sa sinabi ni Tracy. Ano kaya ang nasa ibaba? Bumangon siya sa kanyang kama at dumiretso sa CR para mag-freshen up. Nang okay na siya at takmang lalabas na siya ng kwarto, ay tumunog ulit ang kanyang cellphone. Ang kanyang ate Tony naman ang tumatawag. Hello, Aniya. Nang sagutin iyon. Merry birthday. Merry, merry birthday. Ang corny mo ate. Natatawa niyang sabi. Iyon lang ang sasabihin ko. Mama, ikaw naman. Narinig niyang sabi nito. Maya-maya, iboses naman ang kanyang mama ang kanyang narinig. Pare-pareho lang ang sinasabi ng mga ito. Lahat ay bumabati sa kanya ng maligayang kaarawan. At isa rin lang ang wish ng mga ito ang maging masaya siya. Maya-maya ay nakarinig siya ng malakas na tawanan mula sa kabilang linya. Tatanungin sana niya ang kanyang mama pero tinapos na nito ang tawag. Tinawagan niya ito pero unattended iyon. Ganon din kina Tracy, Freya at ate Tony niya. Dumiretso siya sa kwarto ng kanyang ate Tony. Nakaawang ang pinto niyon kaya binuksan na niya pero wala ito roon. Ang sunod na pinuntahan niya ay ang master's bedroom. Pero wala rin doon ang kanyang mama at papa. Bumaba na siya. Nagtaka siya na makitang walang katao-tao roon. Tahimik na tahimik ang paligid. Kahit si Yaya Linda, nakaraniwan ng pakalat-kalat sa sala, ay wala rin. Nagpunta siya sa dining area dahil baka naroon ang kanyang yaya. Ito na lang ang tatanungin niya kung nasaan ang mga tao sa kanilang bahay. Pero gayon na lamang ang kabog ng kanyang dibdib na makita roon si Destin. Titig na titig ito sa kanya. Sa likuran nito ay nakahain sa mesa ang isang party cake, favorite desserts niya at iba pang pagkain. Dumating ka na pala. Anito, hindi na mabasa kung ano ang nasa isip nito. Hindi mo alam na dumating na ako dahil nang pumunta kami ni Tracy sa Trescas, busy ka sa pakikipagtawanan sa isang babae. Ngali-ngali, sabihin niya rito. Yeah, 2 days ago. Hindi ba nabanggit sa'yo ni Zach na nagkita kami sa Trescas noong isang araw? Hindi nila nabanggit. Huminga siya ng malalim. Iyon ang pagkakataon na kanyang hinihintay para magkausap silang dalawa. I'm sorry about everything that happened, Dustin. I'm sorry for causing you so much pain. Nakayuko na yung sabi. Alam mo ba nung gabi hindi mo ako sinipot sa victory party namin? Pakiramdam ko, isa akong malaking talunan. Napagkatapos ang lahat, napagsisikap ko na matutuhan mo akong mahalin. Sa huli, si Kuya pa rin ang pinili mo. Anito? Tumawag kasi siya sa phone. Hinahanap ka, ako ang nakasagot. Mukhang malaki ang problema niya. Nag-alaala ako na baka may masamang mangyari sa kanya, kaya pinuntahan ko kaagad, Aniya. At gustong-gusto mo naman, dahil pagkakataon mo na iyon para makuha ang kanyang loob. Tila nagtatampong bata na sabi nito. Hindi ah, believe me, gusto ko lang talaga siyang tulungan noon. Kung may nararamdaman man ako noon sa kanya, simpatsya na lang iyon. Sagot niya rito. Sigurado ka? Hindi ka ba nasaktan ng malaman mong si Ate Camia ang kanyang mahal? Tila nananansyang tanong nito. Hindi. Gusto ko lang naman si Diego eh. Hindi ko naman pala siya mahal. At kahit yung pagkakagusto na iyon, wala na rin. Bakit? Tila nangaarok na tanong nito. Simple lang. Na-realize ko na fascination at admiration lang ang naramdaman ko noon sa kanya. Para kasing siya ang ginawa kong standard ng ideal man ko. He was my Prince Charming at ako si Cinderella. And that no matter what happened, kami ang magkakatuluyan. Talagintay lang siya ng tamang oras
para ligawan ako. Pero nagbago ang lahat ng iyon when I fell in love. This time, it was for real. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito para iparating dito kung ano ang ibig niyang ipahiwatig. In love, ha? Huh? Oo, sa villain ng fairy tale ko, who turned out to be my real prince. Nakangiti, tinignan niya ito. It's you. I love you, Destin. Paso yung sabi niya rito. Unti-unti itong ngumiti ng maluwang. Kapag kuwan, ay niyakap siya nito ng mahigpit. Tila yun lang ang hinihintay nito ang sabihin niya. Gumanti siya ng yakap. Miss na miss na niya ang binata. Nang ilayo nito ang sarili sa kanya, paso yung hinawakan nito ang baba niya at yung muko para ang kinin ng kanyang labi. Automatikong napapikit siya. She felt heady, so alive and very warm. She couldn't ask for anything more. Loving him and being loved by him in return was enough to make her feel complete. Teka, teka lang. Awat niya rito ng tila. Wala itong balak na lubayan ng mga labi niya. Parang ako lang ang nagsabi ng I love you ah. Reklamo niya. Tumawa lang ito. I love you. I love you. I love you. Malambing na sabi nito. Talaga? Yes. Since we were kids, ang bagsik ng gayumang ginamit mo sa akin. Lifetime ang epekto. Pagpuprotesta pa sana siya, pero masuyong hinagip nito ang kamay niya. I love you, Angeline, so much. We, oo nga. Alam mo ba kung bakit? Hindi pa rin ako nagkakaroon ng seryosong girlfriend hanggang ngayon. Iyon ay dahil ikaw lang ang gusto ko maging official girlfriend. Hinihintay ko na makakita ko ng kahit katiting lang na sign na may feelings ka rin sa akin. Sabi nga ni Zach, torpe raw ako. Maliro ang way ko para ma-express ang nararamdaman ko para sa'yo. Kaya ginugulo ko palagi ang tutorial session niyo ni Kuya na gusto ko mapansin mo ako. Bakit hindi mo sinabi sa akin iyan dati pa? Ikaw kasi eh. Naisip ko kasi na kapag sinabi ko agad sa'yo noon at alaman ni Kuya, iiwasan ka niya. Ayoko naman ng ganoon. Hiniling ko na lang na sana ma-realize mong hindi si Kuya ang para sa'yo, kundi ako. Sumimangot siya. Mahal mo ako, pero hinintay mo pang dumaan ng 3 months bago mo ako kinausap. Siyempre, hindi maganda ang dating sa akin ang narinig ko kina Tracy. Masakit isipin na all along ay ginamit mo lang ako para makalapit kay Kuya. Pero, ipinaliwanag na sa akin ni Freya at Tracy ang lahat anito. Sorry ulit. Hindi ko naman talaga balak ituloy ang plano kong iyon dahil nga na in love na ako sa iyo. Yung sinabi nyo ni Freya at Tracy, opinion lang nila iyon dahil hindi ko naman nasabi sa kanila ang lahat-lahat. Sorry na ha. She gave him a light peck on the lips. Tumawa ito. Kailan ka ba matututo? I told you not to kiss me like that. Ganito dapat. He lowered his head to kiss her again. I miss you. Paso yung sad nito na maghiwalay ang mga labi nila. Miss you too. Malambing na ganti niya. Kumunot ang kanyang noo na may maalaala. Teka, sino nga pala yung babaeng kasama mo sa cafe? That was Daphne. Younger sister siya ni Prime. Anito? Hindi mo GF? Nakatasin siyang kilay na paniniguro niya. Of course not. Ikaw lang nga ang gusto ko maging GF, diba? Ngumiti siya ng maluwang. Sige na nga. I miss you more. Arte ng babe ko. Ginisihan lang niya ito. Maarte pala ha? Sige, iiwan na kita dyan. Kunway na inis niyang sabi. Akmang kakala siya sa yakap nito pero lalo nitong hinigpitan iyon. I want you to know that I will never ever let you go, babe. I swear to God. Promise me that if we ever have a problem again, we'll talk about it before anything else, okay? I don't want this happen again. Promise me. I promise. Nakangiti niya ang pangako. Happy birthday. Thanks. Oo nga pala. Sino nag-ayos ang lahat ng ito? Sina Freya at Tracy, ang family mo, sina Kuya at Mami. Ang kulit ng mga iyon kanina, naiiling niyang sabi. Babe, am I really the villain in your fairy tale? Yes, but that was before. You
turned out to be my real prince, and I love you so much. I love you more, my princess. Dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni Nadestine at Angeline. Sana po ay naibigan ninyo ang kanilang kwento. Samahan niyo po muli ako sa panibagong kwento ng pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.